Sa gitna ng isang mabangis na snowstorm, dinala ni Tanjiro ang kanyang kapatid na si Nezuko na naghihingalo, at desperado na tumakbo patungo sa klinik pababa ng bundok. Isang araw ang nakalipas, nagpaalam si Tanjiro sa kanyang pamilya, at bumaba ng bundok para magbenta ng uling. Nang pumanaw ang kanilang ama, si Tanjiro, bilang panganay, ay umakaw sa responsibilidad na pangalagaan ang pamilya. Matapos may benta ang lahat ng uling, gabi na. Gusto niyang umuwi, ngunit sinabi sa kanya ng isang taga-nayo ng tungkol sa mga alingaungaw ng mga demonyo na lumalabas sa gabi upang kumain ng mga tao at hiniling sa kanya na manatili sa kanyang bahay. Kinaumagahan, nagpasalamat si Tanjiro sa taga-nayon at nagmamadaling umalis patungo sa kanyang tahanan sa kabundukan. Sa kanyang matalas na pang-amoy, naamoy niya ang amoy ng dugo at mabilis na bumalik. Natuklasan niya na ang kanyang ina at mga kapatid ay brutal na pinatay ng mga demonyo. Binuhat niya ang kanyang kapatid na si Nezuko, ang tanging humihinga pa, at tumakbo patungo sa isang klinik sa paanan ng bundok. Sa kasalukuyan, nagising si Nezuko, na nagpapakita ng matatalas na ngipin at sinusubukang kagatin si Tanjiro. Nag-transform na pala ang kapatid niya bilang demonyo. Desperado na tinawag ni Tanjiro ang kanyang pangalan, at kahit papaano, ang boses nito ay nakagising sa loob niya. Kahit na sa kanyang anyo ng demonyo, lumuluha si Nezuko, na nagpapahiwatig na napanatili pa rin niya ang kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, napansin ni Tanjiro na may umaatake kay Nezuko mula sa likuran. Agad siyang tumalikod upang protektahan ang kanyang kapatid at ang kanyang buhok ay naputol ng espada. Ang taong lumilitaw ay isang demon slayer na nagngangalang Giyo. Hinawakan niya si Nezuko at sinabi kay Tanjiro na hindi na siya ang kapatid na kilala niya. Siya ay naging isang demonyo. Lumuhad si Tanjiro sa lupa, nakikiusap kay Giyo na huwag patayin ang kanyang kapatid na si Nezuko, at nangakong hahanap siya ng paraan para maging tao ito. Gayunpaman, mahigpit na pinagalitan ni Giyo si Tanjiro, sinabing ang mahihina ay walang karapatang pumili, at sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas niya, mapoprotektahan ang mga pinapahalagahan niya. Kahit na naiintindihan ni Giyo ang sakit ni Tanjiro, kailangan niyang tapusin si Nezuko. Gustong protektahan ni Tanjiro ang kanyang kapatid, ngunit napawalan siya ng malay ni Giyo. Biglang nagpakawala ng kakaibang kapangyarihan si Nezuko at kumawala sa pagkakahawak ni Giyo. Akala ni Giyo ay lalamunin ni Nezuko si Tanjiro, ngunit tumayo siya sa harap niya, pinoprotektahan ang kanyang kapatid. Si Giyo, nang makita ang katauhan ni Nezuko, ay nagpa siya na huwag siyang patayin at pinawalan lamang siya ng malay. Naglagay siya ng kapirasong sangkal ng kawayan sa kanyang bibig para maiwasan niyang makasakit ng mga tao. Sumulat siya ng liham na nagre-rekomenda kay Tanjiro sa isang master na nagngangalang sa Kanji, na dalubhasa sa pagsasanay sa mga Demon Slayer, umaasa na matutulungan niya sila. Ipinaalam ni Giyo kay Tanjiro na ang mga demonyo ay hindi maaaring malantad sa sikat ng araw bago umalis. Inilibing ni Tanjiro ang kanyang mga miyembro ng pamilya at huling tumingin sa maliit na bahay na kahoy na dati niyang tinitirhan. Pagkatapos ay nagsimula silang umalis ng kanyang kapatid na babae sa kanilang paglalakbay para hanapin si Sakonji. Bumili siya ng kawayan at dayami mula sa isang magsasaka at gumawa ng isang espesyal na basket upang protektahan ang kanyang kapatid na babae mula sa sikat ng araw. Maaaring baguhin ni Nezuko ang kanyang laki, at siya ay naging isang maliit na nilalang at pumasok sa loob ng basket. Habang dumidilim, naaamoy ni Tanjiro ang isang malakas na amoy ng dugo. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng isang magsasaka at nakakita ng isang gutom na demonyo na kumakain ng mga tao. Nang makita ni Nezuko ang mga bangkay, hindi niya maiwasang maglaway. Biglang inatake ng demonyo si Tanjiro, ngunit nagawa niyang laslasin ang lalamunan nito. Gayunpaman, mabilis na pinagaling ng demonyo ang sugat nito. Sinasakal na ng demonyo si Tanjiro ng si Nezuko, na tinukso ng pagkain, ay biglang lumabas mula rito at sumugod. Sinipa niya ang ulo ng demonyo gamit ang isang malakas na sipa. Bumagsak ang ulo ng demonyo sa lupa, ngunit nakakagalaw pa rin ang walang ulo nitong katawan. Si Nezuko ay lumalaban sa katawan ng demonyo habang si Tanjiro ang humaharap sa ulo ng demonyo. Ang ulo ng demonyo ay tinubuan ng dalawang kamay at dumiretso kay Tanjiro. Kinaharangan niya ito ng kanyang palako. Mabangis na inuntog ni Tanjiro ang ulo ng demonyo at pagkatapos ay ipinako ito sa isang puno gamit ang kanyang palako. Agad siyang tumakbo para tulungan ang kapatid na labanan ang natitirang bahagi ng katawan ng demonyo. Pilit niyang pinatumba ang demonyo mula sa bangin, halos malaglag kasama ang katawan ng demonyo. Ngunit sa huling sandali, hinawakan ni Nezuko ang kanyang kwelyo at iniligtas siya. Bumalik siya upang harapin ang ulo ng demonyo.
Natatakot si Tanjiro na baka umatake ang demonyo sa iba, kaya buong tapang siyang naghanda na saksakin ng kutsilyo ang ulo ng demonyo, sa kabila ng kanyang takot. Biglang lumitaw ang isang taong nakasuot ng maskara. Sinabi niya kay Tanjiro na ang ganitong uri ng maliit na kutsilyo ay hindi makakapatay ng mga demonyo. Nagpahiwatig siya kay Tanjiro na durugan ng bato ang ulo ng demonyo, napapatay sa demonyo. Ngunit nag-aalangan si Tanjiro at hindi niya kayang gawin ito. Naramdaman ng lalaking nakamaskara na si Tanjiro ay nakikiramay pa rin sa demonyo, at sa tingin niya ay masyadong mahina si Tanjiro para lumaban. Nang maglaon, sa pagsikat ng araw, ang demonyo ay nagiging abo. Nagulat si Tanjiro at mabilis niyang naalala na hindi dapat masisinagan ng araw ang kanyang kapatid. Sa kabutihang palad, ang matalinong si Nezuko ay nakatago na sa loob ng isang bahay. Inililibing ng taong nakamaskara ang mga taong pinatay ng demonyo. Sinabi niya kay Tanjiro na siya si Sakonji, na hinahanap ni Tanjiro. Tinanong niya si Tanjiro kung ano ang gagawin niya kung kumain ng tao ang kanyang kapatid. Natigilan sandali si Tanjiro at pagkatapos ay sinampal ni Sakonji. Sinabi ni Sakonji kay Tanjiro na siya ay masyadong mahina. Kung kakainin ni Nezuko ang isang tao, dapat agad na patayin ni Tanjiro ang kanyang kapatid na babae. Dapat maging handa siya sa ganoong sitwasyon, lalo na kung masasaktan ni Nezuko ang mga inosenteng tao. Isinama sila ni Sakonji pauwi. Sa kabila ng kanyang katandaan, mabilis na naglalakad si Sakonji. Halos malagutan ng hininga si Tanjiro ngunit tumanggi siyang huminto, mahigpit na sinusundan si Sakonji. Gusto niyang mahanap ang taong responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya at makatuklas ng paraan para maging tao ang kanyang kapatid. Si Sakonji ang tanging pag-asa niya para sa tulong. Bago lumubog ang araw, isang pagod na Tanjiro ang sa wakas ay dumating sa bahay ni Sakonji. Gusto ni Sakonji na sumailalim si Tanjiro sa pagsusulit bago siya pumayag na kunin si Tanjiro bilang kanyang estudyante. Pagkatapos ayusin ang natutulog na Nezuko, dinala ni Sakonji si Tanjiro sa isang bundok. Sinabihan ni Sakonji si Tanjiro na bumalik mula sa bundok sa pagsikat ng araw upang maging kanyang estudyante. Sa tingin ni Tanjiro ay madali ito ngunit nakahanap ng maraming nakatagumbitag. Nasasaktan siya at nahihilo, ngunit patuloy pa rin. Gamit ang kanyang malakas na pang-amoy, nakakakita siya ng mga bitag at iniiwasan ang mga ito. Sa pagbubukang liwayway, tinapos ni Tanjiro, kahit nasaktan, ang pagsubok. Si Sakonji, nang makita ang kanyang desisyon, ay pumayag na turuan siya. Ipinakilala ni Sakonji ang Demon Slayer Corps. Isa itong organisasyon na may daan-daang miyembro na nakatuon sa pakikipaglaban at pagprotekta sa mga tao mula sa mga demonyo. Ang Demon Slayer Corps ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Gayunpaman, hindi ito kinikilala ng gobyerno. Nangangahulugan ito na ang mga Demon Slayer ay kailangang panatilihing lihim ang kanilang trabaho. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na may mga demonyo. Ang ilang mga demonyo ay hindi lamang hindi kapani-pani walang malakas ngunit nagtataglay din ng mga espesyal na kakayahan. Ang mga tao ay hindi kailanman naging katapat ng mga demonyo hanggang sa lumitaw ang maalamat na eskrimador na si Yoriichi Sugikuni. Inimbento niya ang sun breathing, isang malakas na diskarte sa paghinga na napakalakas at mahusay na gumagana laban sa mga demonyo. Batay sa sun breathing, ang kanyang mga estudyante ay lumikha ng maraming iba pang mga diskarte sa paghinga tulad ng water breathing, moon breathing, at iba pa. Ito ay lubos na nagpapataas ng lakas ng Demon Slayer Corps at sa wakas ay nagkaroon ito ng kakayahang tumayo laban sa mga demonyo. Sinabi ni Sakonji na para maging miyembro ng Demon Slayer Corps, kailangang dumaan si Tanjiro sa final selection. Ito ay isang espesyal na pagsubok na ilang mga tao lamang ang maaaring makapasa. Sa ilalim ng patnubay ni Sakonji, sinimulan ni Tanjiro ang kanyang pagsasanay upang maging isang Demon Slayer. Itinuro ni Sakonji kay Tanjiro ang lahat ng 10 anyo ng water breathing. Tinutulungan ito ang oxygen na makapasok sa mga cells ni Tanjiro at nagpapalakas sa kanya sa mga labanan. Inutusan ni Sakonji si Tanjiro na maging isa sa tubig at pagkatapos ay sinipa siya sa isang talon. Sa mga araw ng pagsasanay ni Tanjiro, si Nezuko ay natutulog sa lahat ng panahon. Hindi niya alam kung kailan ito magigising kaya araw-araw siyang nagsusulat ng diary para rito. Pagkaraan ng isang taon, sinabi ni Sakonji kay Tanjiro na wala na siyang maituturo sa kanya. Dinala niya si Tanjiro sa isang higanteng bato at sinabing kung kaya itong hiwain ni Tanjiro, hahayaan niya itong sumali sa final selection ng Demon Slayer Corps. Iniisip ni Tanjiro na imposible ngunit sinusubukan pa rin. Gayunpaman, natamaan siya ng bato at nanginginig ang lahat.
Patuloy siyang nagsasanay at nagsisikap. Pagkatapos ng 6 na buwan, paltos na ang mga kamay ni Tanjiro, ngunit hindi pa rin niya magawang hiwain ang bato. Naiinis siya kaya naisipan pa niyang basagin ito gamit ang kanyang ulo. Biglang tumalo ng isang eskrimador na nagngangalang sa Bito, nakasuot ng fox mask para hamanin si Tanjiro. Madaling pinawala ng malay ni Sabito si Tanjiro. Isang batang babae na nagngangalang Makomo ang nananatili upang alagaan siya. Hindi binanggit ni na Makomo at Sabito kung saan sila nanggaling, ngunit isiniwalat na sila ay mga ulila na pinalaki ni Sakonji. Ipinaalam nila kay Tanjiro na hindi niya tunay na natutunan ang pamamaraan ng water breathing ni Sakonji. Kabisado lamang ni Tanjiro ang kaalaman ngunit hindi niya naiintindihan kung paano ito ilalapat. Araw-araw, ginagabayan ni Namakomo at Sabito si Tanjiro sa kanyang mga laban at diskarte sa paghinga. Lumipas ang kalahating taon, hinahamon muli ni Tanjiro si Sabito. Si Tanjiro ay nakabuo ng isang espesyal na kasanayan. Magagamit niya ang kanyang pang-amoy para mahanap ang pinakamagandang lugar para atakihin ang kanyang kaaway. Ito ay tinatawag na opening thread. Sa pamamagitan ng pagputol sa thread na ito gamit ang kanyang espada, walang kahirap-hirap na matatalo ni Tanjiro ang kanyang kalaban. Dahil dito, natalo ni Tanjiro si Sabito at hiniwa ang kanyang maskara. Hinikayat ni Sabito at Makomo si Tanjiro na magtagumpay sa final selection bago mawala. Nang mawala ang hamog, napagtanto ni Tanjiro na nahati niya ang higanteng bato sa kalahati. Namangha si Sakonji sa nagawa ni Tanjiro at atubiling sumang-ayon na hayaan siyang lumahok sa final selection. Sinabi ni Sakonji kay Tanjiro na marami sa kanyang mga naunang estudyante na sumali sa final selection ang namatay at umaasa na makakabalik siyang buhay. Lumalabas na parehong namatay si Sabito at Makomo sa nakaraang final selection, at ang nakita ni Tanjiro ay ang kanilang espiritong gumagabay sa kanya. Bago umalis si Tanjiro, binibigyan siya ni Sakonji ng masarap na pagkain. Ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay lumalakas sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga tao at maaaring muling buuin ang kanilang mga katawan kapag nasugatan. Ang tanging paraan upang patayin sila ay sa pamamagitan ng paggamit ng sikat ng araw o isang espesyal na espada na tinatawag na Nichirin Sword upang putulin ang kanilang mga ulo. Pagkatapos, binigyan ni Sakonji si Tanjiro ng isang Nichirin Sword at isang fox mask na sumisimbolo sa swerte. Mabilis na nakarating si Tanjiro sa lokasyon para sa final selection. Isa itong espesyal na bundok kung saan pinapanatili ng mga Demon Slayer ang mga nahuli na demonyo. Napakahirap ng pagsubok. Ang mga eskrimador ay kailangang mabuhay ng 7 araw sa bundok na ito kung saan hindi mabilang na mga demonyo ang nakakulong. Sa unang gabi, nakatagpo ni Tanjiro ang 2 demonyo. Sa una, nakakaramdam siya ng kaba at takot ngunit mabilis siyang kumalma at nahanap ang opening thread ng mga demonyo. Pagkatapos, gamit ang mga turo ni Sakonji ng Water Breathing Fourth Form, ang Striking Tide, pinapatay niya sila. Biglang, na-detect ni Tanjiro ang isang nakakatakot na amoy sa hangin. Napansin niya ang isang eskrimador na sumisigaw at desperadong tumatakbo sa kagubatan. Sumulyap si Tanjiro sa likod at mabilis na nagtago sa likod ng puno, nakaramdam ng takot. Isang hand demon na may maraming braso ang gumagalaw sa bundok. Hinawakan ng hand demon ang isa sa mga eskrimador na napatay nito at nilamon siya. Lumalawak ang katawan nito, at nakaunat ang mga braso nito, hinuhuli ang tumatakas na eskrimador, naghahanda na lumunin siya. Sa kabila ng kanyang panloob na takot, ipinatawag ni Tanjiro ang kanyang tapang. Matapang niyang ginagamit ang water breathing second form, ang water will technique, para putulin ang braso ng hand demon at iligtas ang swordsman. Nang makita ng hand demon ang fox mask ni Tanjiro, ito ay nabalisa. Lumalabas na 47 taon na ang nakalilipas, nahuli ito ni Sakonji at ikinulong sa bundok na ito. Sa paglipas ng mga taon, nakakonsumo ito ng 50 swordsman. Kabilang sa kanila, 13 ang mga estudyante ni Sakonji, kabilang si Sabito at Makomo. Kinukot siya ng hand demon ang mga maskara na ibinigay ni Sakonji sa kanyang mga estudyante bilang simbolo ng swerte. Natatawa niyang sinabi na ang mga maskarang ito ay talagang malas dahil bawat estudyante na nagsuot ng isa sa mga ito ay kinain niya. Nang marinig ito, nagalit si Tanjiro at walang tigil na pinutol ang mga braso ng demonyo. Gayunpaman, ang demonyo ay may napakaraming kamay, at hindi nagtagal ay nasuntok siya ng mga ito. Nagkapira-piraso ang maskara niya. Nanunuya ang demonyo, iniisip kung ano ang magiging ekspresyon ni Sakonji kapag nalaman niyang hindi nakaligtas si Tanjiro. Pagkatapos, iniunat nito ang isang braso patungo sa walang malay na si Tanjiro, naghahanda na sunggaban at lamunin siya.
Sa kabutihang palad, natauhan si Tanjiro sa tamang oras at nakaiwas sa pag-atake. Ang demonyo ay lalong nasa sabik at kinokontrol ang maraming malalaking kamay para salakayin si Tanjiro. Pinutol ni Tanjiro ang isa, ngunit malapit na sumunod ang isa pa. Ang pagputol sa mga bisig ng demonyo ay hindi ito makakapatay. Dapat putulin ni Tanjiro ang ulo ng demonyo para matalo ito. Gayunpaman, ang leeg ng demonyo ay binabantayan ng husto ng hindi mabilang na mga braso nito, kaya napakahirap na putulin ang ulo nito. Sinugod ni Tanjiro ang demonyo. Ang kanyang matalas na pang-amoy ay nagbibigay daan sa kanya upang ma-detect ang isang amoy na nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang siya ay tumalon, apat na braso ng demonyo ang lumabas sa lupa. Nagulat na si Tanjiro ay nakaiwas sa pananambang nito, ang demonyo ay nagplanong sumalakay habang si Tanjiro ay hindi makagalaw sa himpapawid. Pinagsasama ng demonyo ang mga braso nito sa isang malaking kamay at umabot sa mukha ni Tanjiro. Ngunit si Tanjiro ay hindi ordinaryong tao. Pinipigilan niya ang malaking kamay, pilit itong iniiwas. Pagkatapos, tinapakan ni Tanjiro ang braso ng demonyo, papalapit sa ulo nito. Gumagamit siya ng water breathing first form, ang water surface slash para laslasin ang opening thread ng demonyo at matagumpay na maputol ang ulo nito. Bago mamatay ang demonyo, naaalala niya ang kanyang nakaraan. Matapos maging demonyo, hindi niya napigilan ang sarili at kinain ang pinakamamahal niyang kapatid. Naramdaman ni Tanjiro ang kalungkutan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinawakan niya ang kamay ng demonyo. Ang demonyo ay nagsimulang lumuha, iniisip ang kanyang kapatid. Sa kanyang huling panaginip, hindi siya naging demonyo ngunit hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid at sabay na umuwi. Sa hamog, nagpapasalamat si Sabito at ang iba pang 12 estudyante ni Sakonji kay Tanjiro. Kahit na sila ay pumanaw na, ang kanilang espiritu ay sasamahan magpakailanman ang kanilang master. Pagkatapos ng 7 araw, sa wakas ay natapos na ang pagsubok, at sa 12-12 ng mga eskrimador, 4 lang ang nakaligtas. Matagumpay silang sumali sa Demon Slayer Corps. Nakatanggap sila ng mga uniforme at Kasugai Crows na nagbibigay sa kanila ng mga misyon. Ang isang blonde na batang lalaki ay binibigyan ng isang maya sa halip na isang uwak. Maaari nilang piliin ang ore para sa kanilang sariling mga Nichiren Sword, at matatanggap ang kanilang mga espada sa ibang pagkakataon. Ginagamit ni Tanjiro ang kanyang pang-amoy para piliin ang kanyang mineral. Sa ibang lugar, ang pinuno ng Demon Slayer Corps ay pinaalaman ng isang Kasugai crew na 5 tao ang nakaligtas sa final selection. Gayunpaman, ang isang tao ay tila naiinip at umalis ng maaga pagkatapos makumpleto ang pagpili. Kaya sino ang 5 lalaki? Mamaya ay makikilala natin siya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, bumalik si Tanjiro sa bahay ni Sakonji. Sa wakas ay nagising si Nezuko, na 2 taon nang natutulog, at mahigpit na nagyakapan ang magkapatid. Si Sakonji, nang makitang ligtas na nakabalik ang kanyang estudyante, ay niyakap din sila ng may malalim na damdamin. Sinabi ni Tanjiro kay Sakonji ang tungkol sa hand demon na maaaring baguhin ang hugis ng kanyang mga braso. Ipinaliwanag ni Sakonji na kapag ang 1 demonyo ay kumakain ng sapat na tao at naging malakas, sila ay nakakakuha ng mga espesyal na kapangyarihan na tinatawag na Blood Demon Arts. Ang mga kapangyarihang ito ay iba-iba para sa bawat demonyo. Kaya sa hinaharap, maaaring makatagpo si Tanjiro ng malalakas na demonyo na may iba't ibang kakayahan. Tinanong ni Tanjiro kung ang mahabang pagtulog ng kanyang kapatid na si Nezuko ay may kaugnayan sa Blood Demon Arts, ngunit hindi ito naiisip ni Sakonji. Naniniwala siya na si Nezuko ay natutulog ng mahabang panahon upang pagalingin ang sarili ng hindi na kailangang kumain ng mga tao tulad ng ibang mga demonyo. Pagkaraan ng 1 araw, natanggap ni Tanjiro ang kanyang bagong panday na Nichiren Sword. Ang taong gumawa ng espada, si Hagen Zuka, ay tinawag si Tanjiro na anak ng Ningning dahil sa kanyang malaapoy na buhok at mga mata. Naniniwala siya na ang pamilya ni Tanjiro ay may kaugnayan sa apoy, kung isa sa alang-alang ito na maswerte at karapat-dapat sa pagdiriwang. Ang Nichiren Sword ay maaaring magpalit ng kulay depende sa may-ari nito. Hinulaan ni Hagen Zuka na maaaring maging pula ito na parang apoy para kay Tanjiro. Ngunit nang hinawakan ito ni Tanjiro, ito ay nagiging itim sa halip. Sa tingin niya ito ay isang masamang senyales, ngunit kinomfort siya ni Sakonji sa pagsasabing ang itim ay hindi pangkaraniwan para sa kulay ng isang espada. Ang Kasugai crew ni Tanjiro ay nagdadala ng balita na sa isang bayan sa Hilagang Kanluran, ang mga batang babae ay misteryosong nawawala tuwing gabi. Ang misyon ni Tanjiro bilang isang demon slayer ay hanapin at talunin ang demonyong nakatago doon.
Bago siya umalis, sinabi ni Sakonji kay Tanjiro na mayroon lamang isang demonyo na ang dugo ay maaaring gawing demonyo ang isang tao, siya ang ninuno. Ang kanyang pangalan ay Muzan, at siya ay naging isang demonyo mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Siya siguro ang pumatay sa pamilya ni Tanjiro at ginawang demonyo ang kapatid niya. Baka si Muzan lang ang nakakaalam kung paano siya ibabalik sa isang tao. Isinuot ni Tanjiro ang kanyang uniforme ng Demon Slayer at may dalang maliit na kahon na ginawa ni Sakonji na partikular para kay Nezuko. Dumating sila sa isang maliit na bayan kung saan madalas nawawala ang mga batang babae. Nakatagpo nila ang isang lalaking nagngangalang Kazumi na naghahanap ng kanyang nawawalang kasintahan. Kinabayan ni Kazumi, dumating si Tanjiro sa lugar kung saan nawala ang kanyang kasintahan. Si Tanjiro ay may matalas na pang-amoy at agad na bumaba sa lupa upang sumingat sa paligid. Na-detect niya ang amoy ng isang demonyo at sinusundan niya ang landas. Sa gabi, isang batang babae at ang kanyang ina ay nag-goodnight sa isa't isa sa kanilang bahay. Nang pumasok ang babae sa kanyang silid at naghahanda na matulog, lumabas ang mga kamay ng demonyo mula sa ilalim ng kanyang kama, tinakpan ang kanyang bibig at kinalagkad siya sa isang madilim na latian. Agad na na-detect ni Tanjiro ang amoy at mabilis na hinabol sila hanggang sa labas ng bahay. Hindi niya nakikita ang demonyo, ngunit naamoy niya ang presensya ng demonyo at ng taong babae. Walang pag-aalinlangan, binunot ni Tanjiro ang kanyang espada at sinaksak ang lupa kung saan pinakamalakas ang amoy. Tumitaw ang isang latian, at sa loob nito, nakita ni Tanjiro ang figure ng babae. Mabilis niya itong binawi mula sa pagkakahawak ng demonyo. Ang demonyo ay lumabas mula sa latian at gumawa ng galit na pag-grind ng mga ngipi nito. Pagkatapos ay sumisid siya pabalik sa latian upang magtago. Ibinigay ni Tanjiro ang dalaga kay Kazumi na dumating. Nakatayo siya sa harap nila, pinoprotektahan sila. Biglang, isang malakas na amoy ng pagkabulok ang nagmumula sa ilalim ng lupa at inilabas ni Tanjiro ang kanyang espada na handa ng umatake, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ang demonyo ay nahahati sa 3 clone. Mukhang napakalakas ng demonyong ito at may kakayahan sa Blood Demon Art. Ang espesyal na kapangyarihan nito ay nagpapahintulot na gawing swamp space ang mga bagay upang malayang makagalaw ito sa loob nito. Maaari din itong hatiin ang sarili sa 3 clone. Tumalon si Tanjiro gamit ang Water Breathing 8 form, ang Waterfall Basin Technique para atakehin ang lahat ng 3 clone ng sabay-sabay, ngunit sa kasamaang palad ay sumablay siya sa kanilang mga kahinaan, pinutol lamang ang kanilang mga braso. Kiniling ni Kazumi sa demonyo na ibalik sa kanya ang kanyang kasintahan. Ang demonyo ay naglabas ng isang kahon ng alahas at tinanong siya kung alin dito, dahil ang lahat ng mga alahas na ito ay pag-aari ng batang babae na kanyang kinain. Nakita ni Kazumi ang hairband ng kanyang kasintahan at napuno ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, 3 clone ang naglunsad ng pag-atake kay Tanjiro mula sa iba't ibang anggulo. Habang ang isang demonyo ay malapit ng tambangan si Tanjiro mula sa likuran, si Nezuko, na nagising, ay sinisipa ang umaatakeng demonyo. Lumalabas na kanina, sa bahay ni Sakonji, habang natutulog si Nezuko, na-hypnotize siya ni Sakonji para protektahan ang mga tao at makita ang mga demonyo bilang mga kaaway. Kaya nakipagtulungan si Nezuko at Tanjiro upang labanan ang 3 clone ng demonyo. Si Nezuko ay hindi kapani-pani walang malakas at mabilis. Ang isa sa mga clone ay lumabas mula sa latian at inatake si Nezuko. Naniniwala si Tanjiro na kaya niya ito, kaya tumalon siya sa latian upang harapin ang 2 pang clone. Sa loob ng latian, nakita ni Tanjiro ang mga damit ng mga batang babae na kinain ng demonyo, at pinupuno siya nito ng galit. 2 clone ang pumapalibot kay Tanjiro mula sa magkabilang panig. Gumagamit si Tanjiro ng Water Breathing 6th form, ang Whirlpool. Binasag ng malakas na Whirlpool ang 2 clone. Samantala, si Nezuko ay nasa isang mahigpit na laban sa huling clone sa lupa. Kinakalmat ng clone ang noo ni Nezuko gamit ang matatalas na kuko at pagkatapos ay tinutukan ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, si Tanjiro ay lumabas sa latian sa tamang oras at pinutol ang braso ng clone. Ang demonyo ay nakulong sa isang sulok. Tinanong ni Tanjiro ang demonyo kung ilang babae ang nasaktan niya. Pilit na nagdadahilan ang demonyo, sumasama ang lasa ng laman nila pagtanda nila, kaya mas mabuting kainin sila ng maaga. Ang mga tao ay dapat magpasalamat. Isang galit na Tanjiro ang nagpatigil sa kanya ng isang hampas. Hindi niya pinapatay ang demonyo dahil gusto niyang malaman pa ang tungkol kay Muzan. Nang marinig ang pangalan ni Muzan, natakot ang demonyo at tumangging magsabi ng anuman tungkol sa kanya. Tinapos siya ni Tanjiro.
Nakatulog si Nezuko para gumaling ang sugat. Inilagay siya ni Tanjiro sa isang kahon at sinabihan si Kazumi, na nawala ng mahal sa buhay, na huwag sumuko at patuloy na mabuhay, anuman ang nawala sa kanya. Galit na hinawakan ni Kazumi ang kwelyo ni Tanjiro, nagtatanong kung ano ang maiintindihan ng isang bata. Ngunit nang makita niya ang malungkot na mga mata ni Tanjiro, tumahimik si Kazumi. Paanong hindi maiintindihan ni Tanjiro? Si Nezuko na lang ang natitira sa kanya. Tumayo siya at iniabot kay Kazumi ang kahon ng alahas na natagpuan sa latian, kasama ang mga gamit ng nobya ni Kazumi. Hindi mapigilan ni Kazumi na umiyak. Nagpaalam si Tanjiro sa kanya. Ang kanyang mga kamay na bugbog ay nagdadala ng mga pilat ng hindi mabilang na paghihirap. Sa sandaling ito, naiintindihan ni Kazumi na si Tanjiro, tulad ng kanyang sarili, ay nawala ng isang mahalagang tao. Si Tanjiro, na nasaksihan ang sakit na dulot ng mga demonyo sa mga tao, ay lalo pang napupuot kay Muzan, ang lumikha ng mga demonyo. Ang kanyang Kasugai Crew ay nagbigay sa kanya ng bagong misyon na pumunta sa Asakusa sa Tokyo dahil baka may mga demonyo doon. Nang makarating si Tanjiro sa Asakusa, nagulat siya sa pagiging abala nito kumpara sa kanyang tahimik na tahanan sa bundok. Nagpapahinga siya para kumain ng pansit, pero may naaamoy siyang pamilyar na amoy. Napagtanto ni Tanjiro na kapareho ito ng amoy ng demonyong pumatay sa kanyang pamilya. Kasunod ng amoy, nakita ni Tanjiro ang isang lalaking may maputlang balat at pulang mata, ito ay si Muzan. Ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, nakita niya si Muzan na may kasamang batang babae. Si Muzan, nagtatago bilang tao, ay may asawa at anak pa. Sa sobrang gulat ni Tanjiro ay natigilan siya. Dahil sa ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya na siya ay isang demonyo, palihim na kinakalmat ni Muzan ang isang lalaking dumaraan na ginawa siyang demonyo. Tinatakot ng bagong demonyo ang lahat sa pamamagitan ng pagkagat sa sarili niyang asawa. Pinipigilan ni Tanjiro ang bagong demonyo sa pananakit ng mga tao. Sinasamantala ang kaguluhan, si Muzan ay nakatakas kasama ang kanyang pamilya. Nais ni Tanjiro na mahabol niya si Muzan, ngunit kailangan niyang panatilihing ligtas ang mga tao. Lumilitaw ang mga pulis. Karamihan sa mga tao kabilang ang mga pulis ay hindi pa nakatagpo ng mga demonyo noon at sa tingin nila ay si Tanjiro ang nanggugulo, kaya sinubukan nila itong arestuhin. Sa sandaling iyon, isang demonyong nagngangalang Tamayo ang pumutol sa kanyang sariling braso at ginamit ang kanyang Blood Demon Art upang lumikha ng isang magandang hardin ng bulaklak na humaharang sa tanawin ng mga tao sa paligid. Lumapit si Tamayo kay Tanjiro kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Yushiro. Sinabi niya na si Tanjiro ay isang mabait na tao. Kahit naging demonyo na ang binagong tao, gusto pa rin siyang iligtas ni Tanjiro. Siya ay nag-aalok upang tumulong na iligtas ang nagbagong tao. Sinubukan ni Tanjiro na sabihin na siya ay isang demonyo, ngunit siya mismo ang umamin. Ibinunyag niya na isa rin siyang doktor at gustong talunin si Muzan tulad niya. Samantala, tinawag ni Muzan ang dalawang demonyo para patayin si Tanjiro. Pagkaalis ng mga nasasakupan ni Muzan, si Muzan ay nagsimulang pawisan ng kaba. Napansin niya ang Hanafuda na hikaw ni Tanjiro. Ang mga espesyal na hikaw na ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang misteryosong eskrimador noong unang panahon na muntik na siyang talunin. Parehong hikaw ang suot ng eskrimador na iyon. Maaaring ang misteryosong eskrimador na iyon ay ama ni Tanjiro o ibang tao. Malalaman natin mamaya. Sa kabilang banda, dumating si Tanjiro sa bahay ni Tamayo kasama ang kanyang kapatid na babae. Ito ay isang espesyal na espasyo na nangangailangan ng pagdaan sa isang dead-end alley. Ikinulong na ni Tamayo ang lalaking naging demonyo at ginamot ang sugatang asawa. Ibinunyag ni Tamayo na pagkatapos ng hindi mabilang na mga eksperimento sa kanyang sarili, hindi na niya kailangang kumain ng mga tao at mabubuhay sa pamamagitan ng pagbili at pag-inom ng kaunting dugo ng tao. Napalaya na rin niya ang sarili mula sa sumpa ni Muzan. Ang sumpa ni Muzan ay ang sinumang demonyo na maglakas loob na magsalita sa pangalan ni Muzan ay haharap sa isang kakilakilabot na kapalaran. Ipinaliwanag ni Tamayo na si Yushiro ay isang demonyong nilikha niya. Si Yushiro ay may malubhang karamdaman noong panahong iyon, at ginawa siyang demonyo ni Tamayo upang iligtas ang kanyang buhay. Nagulat si Tanjiro nang malaman na si Tamayo ay maaaring lumikha ng mga demonyo tulad ni Muzan. Ipinaliwanag ni Tamayo na sa mahigit 200 taon, nagtagumpay lamang siya sa paglikha kay Yushiro bilang isang demonyo, kaya karaniwang si Muzan lamang ang maaaring lumikha ng mga demonyo. Mabilis na nagtanong si Tanjiro kung may paraan ba para maging tao ang kanyang kapatid. Kasalukuyang walang solusyon si Tamayo para doon, ngunit sinabi niya na magsasaliksik siya ng iba't ibang dugo ng demonyo upang makahanap ng paraan upang gawing tao ang mga demonyo.
Humihingi siya ng tulong kay Tanjiro sa dalawang bagay. Una, humiling siya ng pahintulot na pag-aralan ang dugo ni Nezuko. Nakaligtas si Nezuko nang hindi kumakain ng laman ng tao sa nakalipas na dalawang taon, na ginagawang mahalaga ang kanyang dugo para sa pananaliksik. Pangalawa, hiniling ni Tamayo kay Tanjiro na kolektahin ang dugo ng mga demonyo na may mataas na konsentrasyon ng dugo ni Muzan para sa kanyang pananaliksik. Ang dugo ng mga demonyo na may mas mataas na konsentrasyon ng dugo ni Muzan ay mas mahalaga para sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang mga demonyong ito ay mas malakas, na ginagawang mas mahirap makuha ang kanilang dugo. Pumayag si Tanjiro sa kahilingan ni Tamayo, na may layuning iligtas ang sangkatauhan at si Nezuko. Samantala, sinusubaybayan sila ng dalawang subordinate ni Muzan batay sa mga bakas ng paa at amoy, na naglulunsad ng biglaang pag-atake. Ang ilang mga bola ng temari ay sumisira sa bahay, binabasag nila ang lahat ng nasa daan nito, na nagdudulot ng malawakang pagkawasak at ganap na gibay ng buong bahay. Ang Temari Demon at Arrow Demon ay pumasok sa eksena. Ang isa sa mga bola ay humahagis patungo kay Tamayo, ngunit si Yushiro ay buong tapang na pumasok upang protektahan siya. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ang bola ay mahusay na umiwas kay Yushiro na parang may mga mata ito, mabilis na nagbabago ng direksyon, at bumasag sa ulo ni Yushiro. Buti na lang demonyo siya kaya mabilis na nagre-regenerate ang ulo niya. Ang Temari Demon ay naghagis ng isa pang bola, at si Tanjiro ay gumagamit ng Water Breathing 7th Form, ang Drop Ripple Thrust Curve, sinusubukang kontrolin ang bola ngunit hindi ito gumana, habang ang bola ay nagbabago ng landas sa sarili nito. Ang Temari Demon ay nasa sabik at nagtanggal ng mga damit nito, pinalabas ang apat na karagdagang braso. Hinawakan nito ang anim na bola ng Temari at inilunsad ang mga ito patungo kay Tanjiro. Sinasabi ng demonyo na miyembro siya ng 12 Kizuki. Ipinaliwanag ni Tamayo na ang 12 Kizuki ay makapangyarihang mga demonyo na direktang naglilingkod kay Muzan. Ang bawat miyembro ng 12 Kizuki ay binigyan ng maraming dugo ni Muzan. Ang dugong ito ang nagpapalakas sa kanila kaysa sa ibang demonyo. Ang mga bola ay lumilipad sa paligid ng silid, na nagiging sanhi ng pananakit ng ulo ni Tanjiro sa kanilang hindi mahuhulaan na mga galaw. Binigyan ni Yushiro si Tanjiro ng isang piraso ng papel na talisman at ipinahiram kay Tanjiro ang kanyang demon vision. Sa wakas ay napagtanto ni Tanjiro na may mga pulang arrow na kumokontrol sa tilapon ng mga bola. Sa sandaling iyon, napansin niyang mayroong isang arrow demon na nagtatago sa isang puno sa labas, na nagmamanipula sa landas ng mga bola. Inutusan ni Tanjiro si Nezuko na harapin ang arrow demon sa puno habang nakikipagharap siya sa Temari Demon. Tumalon si Nezuko sa ilang puno at ginulo ang arrow demon na kumokontrol sa mga arrow. Agad na huminto ang mga bola sa paligid ni Tanjiro, at gumamit siya ng Water Breathing 3rd Form, ang Flowing Dance, para putulin ang lahat ng braso ng Temari Demon. Ang arrow demon ay isang clean freak, naiinis siya sa mga alikabok na itinataas. Kaya ginagamit niya ang kanyang mga arrow para itulak si Nezuko palayo sa kanya. Sinalo siya ni Tanjiro at bumagsak sa lupa. Ang Temari Demon ay mabilis na muling nabuo ang mga braso nito. Sinabi ni Yushiro kay Tanjiro na harapin ang Arrow Demon habang hawak nila ni Nezuko ang Temari Demon. Magkahiwalay na kumilos ang magkapatid. Mahusay na iniiwasan ni Nezuko ang lahat ng bola ng Temari na ibinato ng Temari Demon, habang si Yushiro, gamit ang kanyang invisibility powers, ay lumalapit at naghahatid ng sunod-sunod na suntok na nagpatumba sa demonyo sa lupa. Gumanti ang Temari Demon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas maraming bola, at sinipa ni Nezuko ang isa sa kanila. Napakalakas ng impact ng bola kaya nabali nito ang kanyang binti. Sinamantala ito ng demonyo at pinalayas siya. Si Tamayo ay nagbibigay ng gamot upang makatulong sa kanyang paggaling. Sa mga mata ni Nezuko, si Tamayo ay kahawig ng kanyang maamong ina. Samantala, si Tanjiro ay may mahigpit na laban sa Arrow Demon na, sa kabila ng tila mahina, ay mas mahirap talunin kaysa sa Temari Demon. Ang demonyo ay bumaril ng mga arrow na maaaring kontrolin kung saan gumagalaw ang mga bagay. Nang muntik ng matamaan ni Tanjiro ang demonyo, sa halip ay natangay siya ng mga arrow. Sinugod nila siya sa paligid ng bakuran, sa langit, at mabilis na ibinaba siya. Kung tumama siya sa lupa, patay na siya. Sa tamang panahon, ginagamit ni Tanjiro ang 8th Form Waterfall Basin para mabawasan ang impact at ligtas na makalanding. Ang Arrow Demon ay nagpaputok ng higit pang mga arrow. Sinubukan ni Tanjiro na putulin sila, ngunit binabago ng mga arrow ang direksyon ng anumang mahawakan nila. Dahil sa mga arrow, tumama si Tanjiro sa isang pader at nawala ang kanyang espada.
Paikot-ikot ang mga ito sa braso niya, handa na itong baliin. Ngunit si Tanjiro ay matalinong umiikot sa kanila, nakinansela ang kanilang puwersa. Sa wakas, nakaisip siya ng isang plano para harapin ang Arrow Demon. Binalot niya ng sixth form ang mga arrow at ginamit ang third form para mapalapit sa Arrow Demon. Pagkatapos, gumawa si Tanjiro ng isang cool na galaw na tinatawag na Twisting Whirlpool Flowing Water kung saan pinaikot niya ang mga arrow at ginulo ang demonyo. Nang malapit na si Tanjiro sa demonyo, hawak niya ang kanyang espada, nagsasagawa ng water wheel technique, at ginamit ang mga arrow upang pugutan ng ulo ang demonyo. Bago mamatay, pinunan ng Arrow Demon si Tanjiro ng mga arrow. Si Tanjiro ay dinadala ng mga arrow sa lahat ng direksyon. Kailangan niyang iwagayway ang kanyang espada para kanselahin ang kanilang puwersa kung hindi ay mapupunit siya. Malapit nang mabali ang kanyang mga braso dahil sa malawakang paggamit ng mga diskarte sa espada. Sa wakas, ang Arrow Demon ay naging abo at nawala. Si Tanjiro, pagod, bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga buto-buto at binti ay nabali, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi makahawak ng espada. Gayunpaman, mayroon pa rin isang demonyo na dapat harapin. Kinuyam niya ang espada gamit ang kanyang mga ngipin at buong lakas na gumapang patungo sa kanyang kapatid. Kinampas ng Temari Demon ang bola, pinukaw ang alikabok sa lupa, na humaharang sa paningin ni Yushiro. Lumilipad ang bola patungo sa ulo ni Yushiro sa pamamagitan ng usok, ngunit mabilis na sinipa ito pabalik ni Nezuko. Nang makita ang mga bola nito na sinisipa pabalik, ang Temari Demon ay nagalit. Tumingin si Nezuko kay Yushiro na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid at hindi niya maiwasang tapikin ang ulo nito. Ang demonyo ay patuloy na bumaril ng mga bola tulad ng isang galit na galit na manlalaro ng soccer, ngunit palaging ibinabalik ni Nezuko ang mga ito tulad ng isang kampiyon sa World Cup. Nagtataka si Yushiro sa biglaang kapangyarihan ni Nezuko. Sa tingin ni Tamayo, ang pagnanais ni Nezuko na protektahan ang kanyang pamilya ang nagpapalakas sa kanya. Alam ni Tamayo na kahit naging mas malakas si Nezuko, nahihirapan pa rin siyang talunin ang Temari Demon. Kaya humakbang si Tamayo at tinanong ang Temari Demon kung talagang naiintindihan nito si Muzan. Sa sandaling marinig nito ang pangalan ni Muzan, nagpanik ang demonyo. Sabi ni Tamayo, duwag talaga si Muzan. Hindi niya pinahihintulutan ang mga demonyo na magsama-sama, na sadyang nagiging sanhi ng pag-aaway nila sa isa't isa upang hindi sila magkaisa at magrebelde. Maingat na kinakalmat ni Tamayo ang kanyang braso, naglabas ng halimuyak na nakalilito sa Temari Demon. Nakipagtalo ang Temari Demon kay Tamayo, na sinasabing si Muzan ang pinakamakapangyarihan. Ngunit nang mapagtanto ng demonyo na binibigkas nito ang pangalan ni Muzan, dali-dali nitong tinakpan ang bibig, habang tumatakbo palayo at humihingi ng tawad kay Muzan. Sa isang iglap, ilang higanteng kamay ang lumabas mula sa tiyan ng demonyo, na dinudurog ang ulo nito. Ang katawan ng demonyo ay nawasak ng natitirang mga cells ni Muzan sa loob. Ito ang sumpa ni Muzan na ipinataw ni Muzan sa lahat ng mga demonyo. Ang sinumang demonyo na nagsasalita ng kanyang pangalan ay nakakatugon sa gayong kapalaran. Sinuri ni Tamayo ang mata ng Temari Demon at sinabing hindi ito miyembro ng 12 Kizuki. Ipinaliwanag niya na ang 12 miyembro ng Kizuki ay may mga natatanging numero na nakaukit sa kanilang mga mata na nagpapakilala sa kanila mula sa ibang mga demonyo. Nagkomento siya na ang 2 demonyong ito ay masyadong mahina, na ikinagulat ni Tanjiro. Si Tamayo ay kumukuha ng mga sample ng kanilang dugo para sa pagsasaliksik. Sa pagsikat ng araw, ang mga demonyo ay umatras sa silong ng bahay. Bumaba si Tanjiro para tingnan sila at nalaman na gumaling na si Nezuko. Niyakap siya ni Nezuko, ngunit pagkatapos, sa sorpresa ng lahat, lumingon din siya at niyakap ng mahigpit si Tamayo. Sinabi ni Tanjiro na malamang na nakikita sila ni Nezuko bilang mga tao. Para kay Nezuko, lahat ng tao ay pamilya. Naging emosyonal si Tamayo, dahil ang kanyang panghabang buhay na pangarap ay muling maging tao, at ang tingin sa kanya ni Nezuko ay isang tao. Tinanong ni Tamayo kung handa si Tanjiro na ipagkatiwala ang kanyang kapatid na babae sa kanila, ngunit hinawakan ni Nezuko ang kamay ng kanyang kapatid, at nagpasya silang huwag maghiwalay. Kinabukasan, inutusan sila ng Kasugai Crow na tumungo sa timog silangan, at habang nasa daan, nakatagpo nila si Zenitsu, isang Demon Slayer na nakapasa sa final selection kasama si Tanjiro. Hindi tulad ng Kasugai Crow ni Tanjiro, ang mensahero ni Zenitsu ay isang Maya. Ipinaalam ng Maya kay Tanjiro na si Zenitsu ay nagmamakaawa sa isang batang babae na mayroon ng fiancé na pakasalan siya. Kaya tinulungan ni Tanjiro ang babae na makatakas, na ikinagalit ni Zenitsu.
Si Zen Itso ay isang mahiyain na tao na dati ay niloko ng isang babae at umalis na walang pera at may utang na babayaran. Isang trainer mula sa Demon Slayer Corps ang tumulong sa kanya na bayaran ang kanyang mga utang at sinanay siya na maging isang Demon Slayer. Gayunpaman, labis na takot si Zen Itso sa mga demonyo, kaya hiniling niya kay Tanjiro na protektahan siya. Magkasama silang nakatagpo ng magkapatid na ang kuya ay nahuli ng demonyo. Upang mailigtas ang kanilang kapatid, pumuslit sila sa isang misteryosong lumang bahay na sinasabing tahanan ng mga demonyo. Pagpasok nila sa bahay, nagsimulang tumugtog ang kakaibang tunog ng tambol at nagbabago ang espasyo ng bahay na ikinakalat ang mga ito. Si Tanjiro ay kasama ang babae at si Zen Itso ay kasama ang lalaki. Isang demonyo na may mga tambol sa buong katawan ang lumitaw sa pintuan. Nalalaman ni Tanjiro sa amoy nito na ito ang pinakamakapangyarihang demonyo sa bahay. Sinabihan niya ang babae na magtago at maghanda upang labanan ang drum demon. Pero mukhang hindi napapansin ng drum demon si Tanjiro. Kinakausap niya ang kanyang sarili, nagrereklamo tungkol sa mga taong pumapasok sa kanyang bahay, hinahayaan ng isang batang lalaki na may bihirang dugo. Habang sinusubukang umatake ni Tanjiro, tinapik ng demonyo ang isang tambol sa katawan nito. Biglang bumaligtad ang kwarto sa gilid nito. Sumablay ang atake niya dahil patagilid ang kwarto ngayon. Tumalabas na ang demonyong ito ay may Blood Demon Art, at ang kanyang espesyal na kapangyarihan ay nasa kanyang drum. Biglang pumasok ang isang lalaking nakamaskara ng baboy ramo, sinusugod ang drum demon gamit ang kanyang mga Nichirin Swords. Kinampas muli ng demonyo ang kanyang tambol na nagpaikot sa silid. Sinisikap ng baboy ramo na manatiling nakatayo sa pamamagitan ng pagtalon sa maliit na batang babae. Inis na itinapon siya ni Tanjiro, na nakakagulat na ikinatuwa ng baboy ramo. Tuwang-tuwa siya na may taong nangahas na ihagis siya. Ang kaguluhang ito ay nakakainis sa drum demon. Ibinagsak niya ang drum sa gitna ng kanyang katawan, na lumikha ng mga higanteng marka ng kuko na humihiwa sa sahig. Ang drum demon ay patuloy na hinahampas ang kanyang drum, at ang silid ay patuloy na umiikot. Lumilitaw ang mga bagong marka ng kuko. Nagsimulang maunawaan ni Tanjiro ang mga function ng iba't ibang drum sa katawan ng drum demon. Ang ilang drum ay nagpapaikot sa silid, ang iba ay nagpapadala ng mga pag-atake. Biglang nawala ang drum demon at ang baboy ramo. Napagtanto ni Tanjiro na may humahampas ng tambol. Dinala niya ang maliit na babae sa paligid ng bahay at natagpuan ang kanyang nawawalang nakatatandang kapatid na lalaki na kinidnap ng demonyo. Siya ang humahampas sa drum. Kaya naman nagbago ang bahay at nawala ang halimaw ng tambol at baboy ramo. Samantala, nakatagpo ni Zen Itso at ng batang lalaki ang isang tongue demon na nagbanta na sisipsipin ang kanilang mga utak. Nakatakot ito kay Zen Itso kaya nahimatay siya. Ang tongue demon ay sumugod sa kanila, ngunit pinutol ng espada ni Zen Itso ang dila ng demonyo. Habang nakapikit, bumangon si Zen Itso, tila ibang tao. Gumagamit siya ng espesyal na galaw na tinatawag na Thunder Breathing First Form, ang Thunderclap and Flash. Hinugot niya ang kanyang gintong Nichirin Sword, at isang flash ng kuryente ang bumalot sa leeg ng demonyo sa isang iglap. Ang demonyo ay pinutol sa dalawang piraso. Ang ulo ng demonyo ay gumulong pababa sa paanan ni Zen Itso. Nagising siya, iniisip na ang batang lalaki ang nakatalo sa demonyo. Kaagad, kumapit siya sa binti ng bata at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang maliit na batang lalaki na nakasaksi ng lahat ay natigilan. Sa kabilang banda, ang ulo ng baboy ramo ay nakatagpo ng isang one-horned demon. Gamit ang kanyang self-taught technique, ang beast breathing, mabilis niyang pinutol ang mga braso ng demonyo at pinugutan ito ng dalawahang espada. Binandahan ni Tanjiro ang mga sugat ng kapatid ng batang babae at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng bata na pagdating niya rito, nag-aaway ang tongue demon, one-horned demon at drum demon kung sino ang kakain sa kanya. Sa panahon ng laban, isang drum ang nahulog sa likod ng drum demon. Binuhat niya ito at hinampas, dahilan para magpalit ng kwarto. Nagtago siya at nagawa niyang iwasang kainin. Sinabi niya kay Tanjiro na ang mga demonyo ay patuloy na tinutukoy siya bilang Marechi Blood. Ipinaliwanag ng Kasugai Crew ni Tanjiro na ang Marechi Blood ay tumutukoy sa isang taong may bihirang dugo. Ang pagkain ng isang tao na may Marechi Blood ay maaaring magbigay sa isang demonyo ng maraming enerhiya, kaya naman ang mga demonyo ay gustong kumain ng mga taong may Marechi Blood. Sa kabilang panig, ang drum demon ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang pagnanais na kainin ng isang taong may dugong Marechi, na sinasabing ito ay katumbas ng paglamon ng 100 tao.
Sa paggawa nito, naniniwala siyang maaari niyang bawiin ang kanyang posisyon sa 12th Kizuki. Noong nakaraan, siya ay miyembro ng 12th Kizuki, na may numerong nakaukit sa kanyang mata, na nagpapahiwatig ng kanyang dating rango, Lower 6. Ngunit dahil hindi niya kayang kumunsumo ng napakaraming tao, itinuring siya ni Muzan na masyadong mahina at pinalayas siya mula sa 12th Kizuki, tinanggalan siya ng kanyang numerong mata. Gusto ng Drum Demon na kumain ng mga tao para lumakas at muling makasama sa 12th Kizuki. Naramdaman ni Tanjiro ang Drum Demon na papalapit at mabilis na sinabihan ng magkapatid na hampasin ang drum at lumipat sa ibang silid upang magtago. Hinawakan ni Tanjiro ang kanyang espada at sinugod ang Drum Demon. Patuloy na pinapalo ng demonyo ang kanyang tambol, na naging sanhi ng pag-ikot ng silid at pagpapakawalo ng mga pag-atake ng kuko. Naisip na ni Tanjiro kung ano ang ginagawa ng bawat iba't ibang tambol, ngunit hindi ito gaanong nakakatulong dahil napakabilis ng pagtama ng demonyo sa tambol, hindi makapag-react si Tanjiro sa oras. Higit pa rito, ang kanyang mga sugat mula sa kanyang huling misyon ay hindi pa naghihilom, at bawat galaw niya ay nagpapagulo sa kanyang mga sugat na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Sa kabila ng paulit-ulit na pagbagsak, muli siyang bumangon na nangakong hindi susuko. Nang makita ang determinasyon ni Tanjiro, naalala ng Drum Demon ang kanyang nakaraan. Dati siyang manunulat, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang guru na ang kanyang pagsusulat ay parang basura. Sinabihan siya ng kanyang guru na huminto sa pagsusulat at tumugtog na lang ng kanyang drum sa bahay, na nagdaragdag ng insulto sa pinsala sa pamamagitan ng pagsasabi na kahit ang kanyang pagtambol ay hindi kahanga-hanga. Bago umalis, tinapakan pa ng kanyang guro ang sinulat niyang manuscript. Sa galit, inihayag niya ang kanyang tunay na anyo ng demonyo at pinatay ang kanyang guro. Ang paggunita sa mga masasakit na alaala na ito, ang galit na demonyo ay nagsimulang pataasin ang kanyang bilis sa pagtambol. Ang kanyang pag-atake ng kuko ay tumataas mula 3 hanggang 5 slash, sinisira ang isang bookshelf at nakakalat ang mga manuscript sa buong sahig. Patuloy na umiikot si Tanjiro sa hangin para iwasan ang mga pag-atake. Paglanding niya, sadyang iniiwasan niyang matapakan ang mga manuscript, hindi tulad ng guro ng demonyo. Nakagulat ito sa Drum Demon. Ang pag-iwas sa mga manuscript ay nakatulong kay Tanjiro na malaman kung paano kumilos nang hindi nasasaktan ang kanyang pinsala. Nagsisimula siyang huminga ng mababaw upang mapanatili ang kanyang lakas habang umiikot ang silid. Pagdating ng mga kuko, naaamoy niya ang amoy ng papel. Gamit ang clue na ito, iniiwasan niya ang lahat ng claw attack at gumagamit siya ng water breathing ninth form, ang splashing water flow turbulent. Habang papalapit siya sa demonyo, nakita niya ang opening thread. Mabilis niya na iniswing ang kanyang espada at bumagsak ang ulo ng demonyo sa lupa. Pagkatapos ay lumuhad si Tanjiro sa lupa, pagod at nasa sakit sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas. Tinanong ng demonyo si Tanjiro kung makapangyarihan ang kanyang Blood Demon Art. Kinikilala ni Tanjiro ang kanyang diskarte sa drum at napapanahong kumukuha ng kanyang dugo. Biglang lumitaw ang pusa ni Tamayo upang kumuha ng sample ng dugo at pagkatapos ay nawala. Sa kanyang mga huling sandali, napuno ng luha ang mga mata ng demonyo. Ang kanyang husay sa pagtambol ay kinilala ni Tanjiro na hindi rin niyapakan ang kanyang mga manuscript tulad ng ginawa ng kanyang guro na nagbigay sa kanya ng kapayapaan habang siya ay naging abo. Si Tanjiro, kasama ang 2 bata, ay lumabas ng bahay at hinanap ang kanilang nakababatang kapatid. Nakita niya ang ulo ng baboy Ramo na binubugbog si Zenitsu at nagtanong kung ano ang nangyari. Nalaman pala ng ulo ng baboy Ramo na may demonyo sa kahon ni Tanjiro at gusto niya itong patayin. Ngunit ipinagtanggol ni Zenitsu ang kahon dahil nauna nang nabanggit ni Tanjiro na naglalaman ito ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Naantig si Tanjiro. Galit na sinuntok niya ang baboy Ramo dahil sa pag-atake kay Zenitsu, nabali ang kanyang mga tadyang. Sa halip na umatras, ang ulo ng baboy Ramo ay tuwang-tuwa at handang lumaban pa. Mabilis na gumalaw ang ulo ng baboy Ramo, hindi nagtagal ay nasa ilalim ng paa niya si Tanjiro at ipinagmamalaki ang kanyang lakas. Nanlaban si Tanjiro, hinedbot ng malakas ang lalaki na natanggal ang kanyang maskara, na nagpapakita ng magandang mukha sa ilalim. Ipinakilala ng baboy Ramo ang kanyang sarili bilang si Inosaki, ngunit nahimatay siya sa kanyang mga pinsala bago siya makatapos. Mukhang okay naman si Tanjiro. Nang nagising si Inosaki, handa na siyang lumaban muli. Siya pala ang 5 tao na nakapasa sa final selection. Pero dahil naiinip na siya, maaga siyang umalis. Ang Kasugai Crow ni Tanjiro ay nagdadala ng mensahe na nag-uutos sa lahat na bumaba sa bundok.
Nang magpaalam sa tatlong bata, upang protektahan ang batang may dugong Marichi, binigyan siya ng uwak ng isang Wisteria bag upang itakwil ang mga demonyo, dahil ang mga demonyo ay natatakot sa Wisteria. Ang tatlong Demon Slayer ay sumusunod sa Kasugai Crew sa bahay ng pamilya Wisteria at inaalagaan ng isang matandang babae. Ang pamilya Wisteria, na minsang nailigtas ng mga Demon Slayer, ay palaging tumutulong sa Demon Slayer Corps ng libre. Sa ilalim ng mapagmalasakit na pagtrato ng matandang babae, nabawi ng tatlo ang kanilang lakas. Ibinahagi ni Inosaki ang kanyang nakaraan sa paglaki sa kabundukan na walang mga magulang, at kung paano siya sumali sa Demon Slayer Corps matapos talunin ng isang miyembro, na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng mga demonyo at Demon Slayer. Nagpa siya siyang sumama dahil natutuwa siyang makipagkompetensya sa ibang nilalang na may lakas. Nakabawi din si Nezuko at nagising. Agad namang nabigla si Zenitsu sa kanyang kaibig-ibig na anyo. Di nagtagal, ang Kasugai Crew ay nagdadala ng bagong misyon na nagpapadala sa tatlo sa Spider Mountain. Maraming miyembro ng Demon Slayer Corps ang misteryosong nawala doon. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nakasalubong nila ang isang miyembro ng Corps na tumatakbo palayo sa takot. Ngunit bago siya makahingi ng tulong sa kanila, hinila siya pabalik sa bundok ng ilang mga sapot ng gagamba. Ito ay labis na nakatakot kay Zenitsu kaya't hindi siya makapagpatuloy. Ngunit nagpa siya sina Tanjiro at Inosaki na pumunta sa bundok. Doon, nakatagpo nila ang isa pang miyembro ng Demon Slayer Corps na nagngangalang Murata. Nang magtanong si Murata tungkol sa kanilang ranggo, sinabi ni Tanjiro na sila ay nasa ranggo ng Mizunoto, ang pinakamababa sa Corps. Ang Corps ay may 11 ranggo, kung saan ang Hashira ang pinakamataas. Nang marinig ito, nadismaya si Murata. Sinabi niya na ang mga Slayer lamang sa ranggo ng Hashira ang makakalaban sa demonyo sa bundok. Sinabi niya sa kanila kung paano siya at ang kanyang koponan ay pumasok sa bundok ngunit kontrolado ng mga sapot ng gagamba, at nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Siya lang ang nakatakas. Samantala, nabalitaan ng pinuno ng Demon Slayer Corps ang tungkol sa Spider Mountain at nahulaan na maaaring naroon ang isang miyembro ng 12 Kizuki. Kaya nagpadala siya ng 2 ranggo ng Hashira na mga Demon Slayer, si Nagiyo at Shinobu, upang tumulong. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupong mag-isa si Zenitsu, walang magawa. Hinihikayat siya ng kanyang maya na huminto sa pagbuntong hininga at tumulong sa kanyang mga kaibigan. Ito ay nagpapaalala kay Zenitsu ng cute na Nezuko. Sa kagustuhang protektahan siya, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sumugod sa Spider Mountain. Samantala, si Tanjiro at Inosaki ay inaatake ng iba pang mga Demon Slayers na kinokontrol ng Spider Thread. Gusto silang hiwain ni Inosaki, ngunit ayaw ni Tanjiro na masaktan ang kanilang mga kasama. Kaya sinimulan nilang putulin ang mga sinulid upang palayain ang mga kinokontrol na Slayers. Gayunpaman, ang mga sapot na ito ay muling nakakabit sa kanilang mga sarili ilang sandali matapos maputol. Ang tanging paraan upang malutas ang krisis na ito ay upang mahanap at talunin ang demonyo na nagmamanipula sa mga sapot na ito ng gagamba. Biglang lumitaw ang isang demonyo na nagngangalang Rui, na mukhang isang maputlang bata. Sinabihan niya si Tanjiro na huwag guluhin ang mapayapang buhay ng kanyang pamilya. Nalilito, tinanong siya ni Tanjiro kung ano ang ibig niyang sabihin sa pamilya. Sinasabi lang ng demonyo na mabilis silang papatayin ang kanyang ina. Inaatake ni Inosaki si Rui, ngunit si Rui ay nakatayo ng mataas sa hangin sa mga sapot ng gagamba, kaya hindi siya maabot ni Inosaki. Matapos silang tuyain, tumalikod si Rui at umalis. Naramdaman ni Tanjiro na hindi si Rui ang kumokontrol sa mga sapot. Kaya't hiniling niya kay Inosaki na tumulong sa paghahanap ng demonyo. Gumagamit si Inosaki ng Beast Breathing 7th Form, ang Spatial Awareness, at matagumpay na nahanap ang babaeng demonyong kumokontrol sa mga sapot ng gagamba sa mga Demon Slayer. Umakyat si Murata upang pigilan ang lahat ng kontroladong eskrimador, habang sina Tanjiro at Inosaki ay umalis upang hanapin ang babaeng demonyo. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng iba pang kontroladong mga Slayer. Samantala, ang babaeng demonyo ay nasa sabik, na sinasabi na habang papalapit sila, mas makapal at mas malakas ang mga sapot, na ginagawang mas makapangyarihan ang mga Puppet Slayers. Pagkatapos ay lumitaw si Rui at hiniling sa kanya na patayin ang mga Demon Slayer, kung hindi, sasabihin niya kay Ama. Sa takot, ipinangako niyang papatayin sila ng mabilis at nakiusap na huwag sabihin kay Ama. Sa sandaling umalis si Rui, nagsimula siyang nanginginig sa takot, na nagpapakita ng isang napakahirap na relasyon ng pamilya ng Spider. Nakahanap ng paraan si Tanjiro para pigilan ang pag-atake ng mga eskrimador nang hindi sila sinasaktan, nagpa siya siyang itapon sila sa mga puno.
Sa ganitong paraan, hindi na sila maaatake ng mga eskrimador. Sa tingin ng Spider-Mother ay walang silbi ang mga eskrimador na ito kaya ginagamit niya ang kanyang mga sapot ng gagamba para pilipitin at baliin ang kanilang mga leeg. Nag-trigger ito ng matinding galit sa loob ni Tanjiro. Kahit na ang karaniwang walang takot na si Inosaki ay napailing sa galit ni Tanjiro. Ipinadala ng Spider-Mother ang kanyang pinakamalakas na puppet para harangin ang kanilang landas. Ang mga braso nito ay naging matalas na espada na lumilikha ng nakakatakot na bitak sa lupa sa isang atake. Nagpa siya silang maglunsad ng pinagsamang pag-atake. Tumalon si Inosaki mula sa kahon ni Tanjiro, pinutol ang mga braso nito. Samantala, hinihiwa ni Tanjiro ang mga binti nito. Sa kalagitnaan ng hangin, hinati ng double sword ni Inosaki ang katawan ng puppet sa kalahati. Ang Spider-Mother ay natakot habang nawasak ang kanyang pinakamalakas na puppet. Inihagis ni Inosaki si Tanjiro sa Spider-Mother. Habang nakikita niya si Tanjiro na bumababa mula sa itaas, iniisip niya na baka tuluyan na siyang palalayain ng kamatayan. Kaya, tahimik niyang hinihintay ang kamatayan. Naramdaman ang kanyang pagsuko, gumamit si Tanjiro ng gentle move, fifth form, ang Blessed Rain After the Drought, na nagbibigay sa kanya ng walang sakit na kamatayan. Naaalala niya ang kanyang nakaraan, kung paano siya palaging binubuli sa kanyang pamilya ng gagamba. Mayroong 5 miyembro sa pamilya ng gagamba, ngunit walang sino man ang gumagalang sa kanya. Nakahanap siya ng kaginhawaan ng kamatayan. Bago mawala, binalaan niya si Tanjiro na mayroong 12 Kizuki members sa bundok na ito. Sa kabilang banda, nakatagpo ni Zenitsu ang isang halimaw na may ulo ng tao at katawan ng gagamba. Siya ang nakatatandang kapatid sa pamilya ng gagamba. Habang tumatakbo si Zenitsu na natatakot, natuklasan niya ang mga taong nahuli ng Spider Brother, na malapit ng maging mga human-headed spider. Ipinahayag ng Spider Brother na lihim niyang nilason si Zenitsu sa pamamagitan ng kagat ng gagamba na gagawin siyang human-headed spider sa loob ng 30 minuto. Sa takot, tumakbo si Zenitsu, umakyat sa isang puno, at nagsimulang umiyak. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng oras na siya ay nagtatago sa isang puno mula sa kanyang tagapagsanay. Pagkatapos, isang kidlat ang tumama at bagamat nakaligtas siya, naging blonde ang kanyang buhok. Palagi niyang kinasusuklaman ang kanyang duwag na sarili at iniisip ng isang kapwa estudyante na wala siyang silbi, hinihiling na mawala siya. Sa pagbawi mula sa alaala, napansin ni Zenitsu ang isang malaking kumpol ng kanyang buhok na nalaglag. Nagkabisa na ang lason at malapit na siyang maging kalbong gagamba. Sa takot, nahimitay si Zenitsu at tila siya ay naging ibang tao, ligtas na lumapag gamit ang kanyang thunder breathing first form, ang thunderclap and flash. Ang Spider Brother ay umaatake gamit ang lason na dura at nagpapadala ng mga gagamba sa kanya. Gayunpaman, iniiwasan ni Zenitsu ang lahat ng panganib gamit ang first form. Kinukot siya ng Spider Brother si Zenitsu, sinasabing alam lang niya ang first form at hindi niya alam ang alinman sa iba pang forms. Ngunit walang pakialam si Zenitsu sa pangungutya ng Spider Brother dahil minsang sinabi sa kanya ng kanyang master na kahit na may 6 na magkakaibang anyo ang Thunder Breathing, at ang unang anyo lang ang alam ni Zenitsu, kung maperpekto niya ang isang anyo sa sukdulan nito, siya ay magiging isang kamanghamanghang eskrimador. Nagutos ang Spider Brother sa hindi mabilang na mga spider upang palibutan si Zenitsu. Nang maisip ng Spider Brother na siya ang may kalamangan, biglang naalala ni Zenitsu ang kanyang nakaraang karanasan sa pagnanais na talikuran ang pagiging isang Demon Slayer. Walang sino man ang umaasa sa kanya maliban sa kanyang tagapagsanay na hindi sumuko sa kanya. Marahil ay hindi nais na bigwan ang kanyang master. Pagkaraan ng ilang sandali, isang surge ng electric light ang sumabog sa grupo ng mga gagamba na ikinagulat ng Spider Brother. Nanginginig ang hangin habang ginagamit ni Zenitsu ang first form na thunderclap and flash at pinalalakas ang pag-atake ng 6 beses. Tinapakan niya ang mga thread ng gagamba, lumundag sa hangin, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, mabilis niyang pinutol ang ulo ng Spider Brother. Habang nagtatapos ang buhay ng Spider Brother, hindi niya maibabalot ang kanyang ulo sa katutuhanang natalo siya ni Zenitsu, na inakala niyang mas mahina kaysa sa kanya. Bumagsak si Zenitsu sa pugad na ginawa ng mga gagamba, at patuloy siyang sinisira ng lason. Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging isang human-headed spider. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sa kanyang kamalayan, sinabihan siya ng kanyang tagapagsanay na huwag sumuko at pabagalin ang daloy ng mga lason gamit ang mga diskarte sa paghinga. Ang kanyang munting maya ay nagmamadaling lumabas upang humingi ng tulong. Sa kabilang banda, pagkatapos makitungo sa Spider Mother, nakita ni Tanjiro at Inosaki ang Spider Sister.
Mabilis na hinabol siya ni Inosuke, ngunit tumawag ang Spider Sister para sa tulong at tumakas. Sina Tanjiro at Inosuke ay nagsanib puwersa para labanan ang Spider Father, ngunit ang kanyang balat ay sobrang tigas at ang kanilang mga pag-atake ay tila hindi siya nasaktan. Galit na umuungol ang Spider Father, pinalipad ang dalawa. Habang lumapag si Tanjiro, sinuntok ng Spider Father ang bato sa ilalim niya, pinalipad si Tanjiro. Sinubukan ni Inosuke na umatake mula sa likuran, ngunit hinampas siya ng Spider Father. Hinabol ng Spider Father si Inosuke sa isang ilog, kung saan pinutol ni Tanjiro ang isang puno sa kanya. Huminga ng malalim si Tanjiro, naghahanda sa pag-atake gamit ang kanyang water breathing, ikasampung anyo. Gayunpaman, itinaas ng Spider Father ang puno ng kahoy mula sa tubig at pinalipad siya. Sinabihan ni Tanjiro si Inosuke mula sa himpapawid na manatili doon, babalik siya kaagad, at ang Spider Father ay maaaring isa sa 12 Kizuki. Pagdating niya, narinig ni Tanjiro ang pag-iyak ng Spider Sister at nakita niyang pinarurusahan siya ni Rui ng walang awa. Pinatigil ni Tanjiro, kinu-question ang kanilang relasyon. Sinabi ni Rui na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sila ay isang pamilya na pinagbuklod ng pagmamahal. Sumagot si Tanjiro sa pagsasabing takot at pagkasuklam lang ang naaamoy niya sa pagitan nila. Walang pagmamahal o tiwala, fake ang family bond nila. Tila natamaan nito ng husto ang Spider Sister at nagulat si Rui, na mabilis na nagalit. Maya-maya lang, may dumating na eskrimador. Sa pag-aakalang si Rui ay isang mahinang demonyo, sinubukan niyang patayin siya, ngunit madaling hiniwa siya ni Rui gamit ang kanyang mga thread ng gagamba. Bumaling si Rui kay Tanjiro, hinihiling sa kanya na ulitin ang sinabi niya. Si Tanjiro, na walang takot, ay inulit na walang pagmamahal o tiwala sa pagitan ni Rui at Spider Sister. Fake ang family bond nila. Ikinagagalit ito ni Rui, na sinalakay si Tanjiro gamit ang kanyang mga sinulid, hinihiwa ang kanyang mukha. Kinagamit ni Tanjiro ang kanyang espada upang harangan ang mga sinulid at tumalon sa paligid upang maiwasan ang mga pag-atake ni Rui. Nakahanap siya ng pagkakataong umatake gamit ang kanyang water breathing first form, ngunit sa kanyang pagtataka, naputol sa kalahati ng sinulid ni Rui ang kanyang espada. Hinampas ng sinulid ang kanyang mukha, at bumagsak si Tanjiro sa lupa. Sa ibang lugar, mabangis na inatake ni Inosuke ang Spider Father. Tumalon siya ng mataas sa hangin at hinampas ang kanyang espada sa braso ng demonyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang isa pang espada at hinampas ng malakas ang naka-embed na talim. Pagkatapos ng sunod-sunod na malalakas na atake, sa wakas ay naputol niya ang isa sa mga braso ng Spider Father. Nang makita ito, lumingon ang Spider Father at nagsimulang tumakbo. Si Inosuke, na nararamdamang malakas at natitril, ay hinabol siya ng malapitan. Samantala, dumating sa paanan ng bundok ang 2 Hashira na ranggo ng mga Demon Slayers, si Nagiyo at Shinobu, at natuklasan ang mabibigat na casualty. Nagpa siya silang maghiwalay. Nahanap ni Shinobu si Zenitsu, na walang malay. Siya ay isang dalubhasa sa lason at mabilis na nagbibigay ng panlunas sa kanya, gayon din sa iba pang mga Demon Slayers na nahuli ng Spider Brother. Nahanap ni Inosuke si Spider Father, na pinutol niya ang braso kanina. Ibinubuhos ng Spider Father ang kanyang balat sa isang puno, at pagkatapos magmolting, lalo siyang lumaki. Kinagamit ni Inosuke ang kanyang beast breathing technique para hampasin si Spider Father, ngunit hindi ito nakakaapekto sa demonyo, at nabali ang mga espada ni Inosuke. Pagkatapos ay itinaboy si Inosuke, na sugatan ng husto. Binuhat ng Spider Father si Inosuke, na sinubukang saksakin siya sa leeg, ngunit hindi nito sinasaktan ang demonyo. Habang dudurugi ng demonyo ang ulo ni Inosuke, nasa bingit ng kamatayan si Inosuke at bigla niyang naalala ang isang mabait na babae na humawak sa kanya noong sanggol pa lang at sinabihan siyang patuloy na mabuhay kahit anong mangyari. Ngunit hindi maalala ni Inosuke kung sino ang magiliw na babaeng ito. Sa sandaling iyon, dumating si Giyo sa pinangyarihan at hiniwa ang braso ng demonyo sa isang mabilis na hampas. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang water breathing technique at madaling pinugutan ng ulo ang demonyo. Natigilan si Inosuke, hindi pa siya nakatagpo ng isang taong napakalakas noon. Nagpa siya siyang hamunin si Giyo, sa paniniwalang kung matatalo niya si Giyo, magiging sapat siyang malakas para pumatay ng 12 Kizuki. Ngunit sinabi ni Giyo kay Inosuke na ang Spider Father ay hindi isang 12 Kizuki at itinali niya si Inosuke sa isang puno upang hindi makagalaw ang nasugatan na batang lalaki. Ngayon, natalo na ang Spider Mother, Spider Father, at Spider Brother. 2 miyembro na lang ng Spider Family ang natitira, sina Rui at Spider Sister.
sino ang miyembro ng 12 Kizuki. Patuloy ang laban ni Tanjiro at Rui. Binato ni Rui si Tanjiro ng maraming matutulis na sinulid ng gagamba, iniisip na hindi makakatakas si Tanjiro. Ngunit hindi inaasahang pumasok si Nezuko at Hinarangan ang pag-atake. Nang makita ni Rui na pinoprotektahan pa rin ni Nezuko ang kanyang kapatid kahit na naging demonyo na siya, nakaramdam siya ng inggit sa kanilang matatag na pagsasama bilang magkapatid. Naisip ni Rui na dapat protektahan ng mga ate ang mga kapatid na lalaki, ngunit hindi ginawa ng kanyang spider sister. Kaya, hinihiwa-hiwalay siya. Nakiusap si spider sister kay Rui na huwag siyang patayin at sinabihan niya itong pumatay ng iba sa bundok. Sumang-ayon siya at tumakbo palayo sa kakahuyan dala ang kanyang ulo. Nag-aalok si Rui ng deal kay Tanjiro, kung ibibigay niya sa kanya si Nezuko, hindi sasaktan ni Rui si Tanjiro at magiging kapatid niya si Nezuko. Ngunit tumanggi si Tanjiro, sinabing si Nezuko ay hindi dapat ibigay. May sarili siyang nararamdaman. Ang takot at kontrol ay hindi bumubuo ng isang pamilya. Ngunit walang pakialam si Rui at sinabing papatayin niya lang si Tanjiro at kukunin pa rin si Nezuko. Pagkatapos ay ipinakita ni Rui ang kanyang mata na may markang numero, na nagpapakitang siya ang lower 5 ng 12 Kizuki. Ginagamit ni Rui ang kanyang mga sinulid para hilahin si Nezuko patungo sa kanya. Nang siya ay lumalaban at kumalmat sa kanyang pisngi, inihagis siya nito sa hangin at tinatali siya ng mga sinulid. Mabilis na gumaling ang kanyang pisngi, at sinabi niyang mukhang nangangailangan ng disiplina si Nezuko kaya hahayaan niya itong dumugo ng kaunti. Habang hinihigpitan niya ang mga sinulid, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa mga paa ni Nezuko. Nagmamasid si Tanjiro sa paghihirap at nagmamadaling salakayin si Rui gamit ang kanyang putol na espada, ngunit pinalipad siya ng mga hibla ni Rui. Sinubukan ni Tanjiro na lumapit at putulin ang leeg ni Rui, ngunit ang leeg ni Rui ay mas matigas kaysa sa kanyang mga sinulid. Si Tanjiro, na hindi man lang maputol ang mga sinulid, ay walang pagkakataon laban sa leeg ni Rui at pinalipad muli. Si Nezuko, nang makitang nasasaktan ang kanyang kapatid, ay nagpupumiglas sa galit. Muling hinigpitan ni Rui ang mga sinulid, at nawala ng malay si Nezuko dahil sa pagkawala ng dugo. Galit, itinuon ni Tanjiro ang kanyang espiritu, inindayog ang kanyang sirang espada, at gumamit ng water breathing 10th form, ang constant flux. Ang mabilis na pag-agos ng tubig ay nagiging dragon at kumagat sa mga sinulid. Nagawa ni Tanjiro na putulin ang mga sinulid. Nang makita ito, ibinuhos ni Rui ang kanyang dugo sa mga thread at ginamit ang kanyang blood demon art, ang cutting thread cage. Ang isang scarlet na sapot ay kumakalat sa kalangitan at bumababa kay Tanjiro. Alam ni Tanjiro na hindi niya kayang putulin ang mas matitinding mga hibla na ito, at ang takot ang gumising sa kanyang mga alaala. Naaalala ni Tanjiro ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noong siya ay maliit, kontrolin ang iyong paghinga at maging isa sa Diyos ng Apoy, na kilala rin bilang Hinokami. Ang tatay ni Tanjiro ay nagsasayaw sa snow taon-taon. Sinabi ng kanyang ina kay Tanjiro na ang trabaho ng kanilang pamilya ay may kaugnayan sa apoy. Kaya, ang kanyang ama ay magpe-perform ng isang espesyal na sayaw na tinatawag na Kagura Dance bawat taon upang humingi ng mga pagpapala mula sa Fire God, na kilala rin bilang Hinokami. Si Tanjiro, na curious kung paano makakasayaw ang kanyang may sakit na ama ng napakatagal, ay sinabihan na ito ay isang espesyal na paraan ng paghinga na hindi ka napapagod. Sinabi rin ng kanyang ama kay Tanjiro na huwag kalimutan ang mga hikaw ng Hanafore ng kanilang pamilya at ang tradisyon ng sayaw ng Kagura. Dahil sa inspirasyon ng Kagura Dance, binago ni Tanjiro ang kanyang breathing technique mula sa water breathing sa isang bagong anyo, ang Hinokami Kagura. Ang kanyang water dragon ay nagiging apoy, na bumabagsak sa spider web ni Rui. Upang protektahan ang kanyang kapatid na babae, si Tanjiro ay sumugod kay Rui, na pina-atres si Rui. Nakita niya ang isang opening thread at inindayog ang kanyang espada para sa isang huling atake. Sa loob ng isip ni Nezuko, hinimok siya ng kanyang ina na gumising kaagad at iligtas ang kanyang kapatid. Biglang bumukas ang mga mata ni Nezuko at iniunat niya ang kanyang kamay. Ang mga patak ng kanyang dugo ay dumapo sa mga sinulid at nagsimulang kumikinang. Ginagamit niya ang kanyang blood demon art na tinatawag na exploding blood para sunugin ang mga sinulid. Nasusunog nito ang mga sinulid na humaharang sa daanan ni Tanjiro at pinahihintulutan ang kanyang espada na maabot ang leeg ni Rui. Naputol ang ulo ni Rui, lumilipad sa hangin. Sina Tanjiro at Nezuko ay parehong bumagsak sa lupa. Habang gumagapang si Tanjiro patungo sa kanyang kapatid, naamoy niya ang isang malakas na amoy ng dugo. Sa kanyang pagtataka, hindi natalo si Rui.
Bago pa pala putulin ni Tanjiro ang leeg ni Rui, ginamit na ni Rui ang kanyang mga sinulid para putulin ang sariling leeg. Mapapatay lang ang mga demonyo kapag pinutol ng Nichirin Swords ang kanilang mga ulo. Kaya noong ginamit ni Rui ang sarili niyang mga thread para putulin ang sarili niyang ulo, hindi siya namatay. Inihahabi ni Rui ang kanyang mga sinulid sa isang hole na nagpaplanong patayin si Tanjiro. Si Tanjiro ay pagod na pagod, hindi siya makalaban. Biglang sumulpot si Giyo at sa isang paghampas lang ng kanyang espada ay nasira na niya ang thread cage. Kinagamit ni Rui ang kanyang pinakamakapangyarihang Blood Demon Art, ngunit tumugon si Giyo gamit ang Water Breathing 11th Form, ang Dead Calm. Ang lahat ng mga thread na dumarating patungo kay Giyo ay nasira lang. Nagulat si Tanjiro dahil hindi niya alam na may ikalabing isang anyo. Pagkatapos ay tinaga ng espada ni Giyo ang leeg ni Rui, tinapos siya. Bago mamatay, naaalala ni Rui noong siya ay tao. Palagi siyang may sakit, at binigyan siya ni Muzan ng dugo para maging demonyo siya. Sinimulan niyang lumunin ang mga tao. Gusto ng kanyang mga magulang na pasanin ang kasalanan kasama niya. Nagpa siya silang wakasan ang kanyang pagdurusa at sumama sa kanya. Ngunit hindi naintindihan ng batang si Rui at pinatay sila. Pagkatapos ay pinilit niya ang iba't ibang mga demonyo na kumilos bilang kanyang pamilya at nagtatag ng isang pamilya ng gagamba. Ang mga ayaw makipaglaro ay sinira niya sa araw. Naiintindihan na ni Rui ang damdamin ng kanyang mga magulang at gusto niyang humingi ng tawad sa kanila. Ngunit, sa pagkaalam na marami na siyang napatay na tao, tiyak na mapupunta siya sa impyerno at hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang. Nanginginig, nilapitan ni Rui si Tanjiro at ang kanyang kapatid, nananabik sa init ng kanilang pagmamahalan sa pamilya. Naramdaman ni Tanjiro ang kalungkutan ni Rui at ipinatong ang kanyang kamay kay Rui. Ang kanyang paghawak ay nagbibigay ng kaginhawaan ng init ng pamilya. Dahil doon, si Rui, na humihingi ng tawad at nagsisisi sa kanyang mga ginawa, ay naging abo. Tumilitaw ang espiritu ng kanyang mga magulang sa kanyang kamalayan. Nangako silang sasamahan siya saan man siya magpunta, na nagpapakita ng tunay na bond ng pagmamahalan sa pamilya. Tinapakan ni Giyo ang labi ni Rui, sinabihan si Tanjiro na huwag maawa sa mga demonyo. Sumasang-ayon si Tanjiro na kailangan ang pagpatay sa mga demonyo, ngunit gusto pa rin niyang ialay ang kanyang pangangalaga sa mga nakakaalam ng kanilang mga pagkakamali at nagsisisi. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyong ito ay dating tao din, at malungkot na nila lang na hindi makontrol ang kanilang mga emosyon at katawan. Tumingin si Giyo kay Nezuko at bigla siyang nakilala ni Tanjiro. Si Giyo pala ang nagligtas kay Nezuko at nagpakilala kay Tanjiro kay Sakonji para maging Demon Slayer 2 taon na ang nakararaan. Sa ibang lugar, nakatagpo ni Spider Sister si Murata. Ginagamit niya ang kanyang mga thread ng gagamba upang palibutan si Murata at naglalabas ng lason. Biglang sumulpot si Shinobu sa likod niya at gumamit ng Insect Breathing Butterfly Dance, ang Caprice. Nang makakita ng magandang kayig ng mga paru-paro, hinawakan ni Spider Sister ang isa sa kanila, nagsimulang dumugo ng husto, at nalason hanggang mamatay. Si Shinobu, bagaman hindi kayang pugutan ng ulo ang mga demonyo gamit ang kanyang espada tulad ng ibang Hashira, ay isang dalubhasa sa lason, na may kakayahang pumatay ng mga demonyo gamit ang kanyang lason. Naligtas si Murata. Pagkatapos makipagkita ni Shinobu kay Giyo, pinagtatalunan nila kung dapat patayin si Nezuko o hindi. Tumipad ang isang Kasugai Crow at sinabihan silang ibalik si Tanjiro at Nezuko sa Demon Slayer Headquarters. Dito, nakilala ni Tanjiro ang siyam sa pinakamataas na ranggo na eskrimador ng Corps, na kilala bilang Hashiras. Ang bawat Hashira ay isang master ng isang natatanging breathing style. Sanay si Giyo sa water breathing, kaya kilala siya bilang Water Hashira. Si Shinobu ay bihasa sa insect breathing, kaya siya ang Insect Hashira. Mayroon ding iba tulad ng Flame Hashira at Wind Hashira, at iba pa. Ang bawat isa ay tinatalakay kung ano ang gagawin kay Nezuko. Sa sandaling iyon, lumitaw ang pinuno ng Demon Slayer Corps, si Kagaya. Kahit na siya ay bulag at tila may sakit, siya ay lubos na iginagalang ng lahat dahil sa kanyang karisma at pamumuno. Nagpakita si Kagaya ng liham mula kay Sakonji, na nagpapaliwanag sa mga pagbabago ni Nezuko at kung paano niya hindi sinasaktan ang mga tao sa nakalipas na 2 taon. Nangako si Sakonji na akuin ang responsibilidad kung may masaktan si Nezuko. Kaya tinanggap ni Kagaya si Nezuko, ngunit sinubukan siya ng Wind Hashira na tuksuhin ang kanyang dugo. Naaalala ni Nezuko ang kanyang mabait na ina at kapatid at ang boses ni Sakonji na nagsasabi sa kanya na ang mga tao ay kanyang pamilya. Sa huli, nilabanan ni Nezuko ang pagnanasang uminom ng dugo.
Nag-aalok si Shinobu na alagaan sina Tanjiro at Nezuko. Nasa bahay din ni Shinobu sina Inosaki at Zenitsu, nagpapagaling sa kanilang mga pinsala. Nakilala nila si Kanao, ang estudyante ni Shinobu, na napili para maging susunod na insect hashir. Palagi siyang nakangiti at parang napaka-friendly, ngunit hindi siya nagsasalita. Pagkatapos gumaling, sama-sama silang nagsasanay upang panatilihing nagpapatuloy ang kanilang total concentration breathing sa lahat ng oras. Ibinahagi ni Shinobu ang kanyang kwento kay Tanjiro, na inihayag na gusto ng kanyang nakatatandang kapatid na babae na mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo. Sa kasamaang palad, ang kanyang kapatid na babae ay pinatay ng isa sa 12 Kizuki, na naging sanhi ng pagkamuhi ni Shinobu sa mga demonyo. Nahihirapan siyang magkaroon ng parehong pakikiramay gaya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ang pagsaksi kay Tanjiro at Nezuko na mapayapang magkasamang nabubuhay ay nagpapaniwala sa kanya na ang pangarap ng kanyang kapatid ay maaaring magkatotoo. Samantala, galit na galit si Muzan dahil pinatay si Rui. Ang 12 Kizuki, na nahahati sa 2 grupo, ang upper ranks at lower ranks, ay mayroon na lang 5 miyembro na natitira sa lower ranks dahil sa pagkamatay ni Rui. Iniisip ni Muzan na masyadong mahina ang lower ranks, kaya nagpasya siyang alisin ang mga ito ng paisa-isa. Isang demonyo na lang na nagngangalang Enmo, na may hawak ng posisyon ng lower rank 1, ang natitira. Bago siya pinatay, pinuri ni Enmo ang lakas ni Muzan at sinabing handa siyang mamatay sa pamamagitan ng kanyang kamay. Idinagdag niya na natutuwa siyang marinig ang mga huling hininga ng ibang mga demonyo. Gusto ni Muzan ang sinasabi ni Enmo, kaya nagpasya siyang iligtas siya. Pagkatapos, si Enmo ay tinusok ng isang higanteng gulugad mula sa braso ni Muzan. Si Enmo ay naturukan ng malaking dami ng dugo ni Muzan at bumagsak sa sahig sa matinding paghihirap. Sinabi sa kanya ni Muzan na kung mabubuhay siya, lalakas siya. Inutusan niya si Enmo na patayin si Tanjiro. Si Tanjiro at ang kanyang mga kaibigan ay nakatanggap ng bagong misyon upang siyasati ng mahiwagang pagkamatay sa tren ng Mugen. Binigyan sila ng mga bagong espada na ginawa ni Higinzuka. Bago umalis, nagpasalamat si Tanjiro kay Kanao. Si Kanao, na bihirang makipag-usap, ay naglabas ng isang barya, pinipitik ito, tinitingnan kung saang bahagi ito bumagsak, at nagpaalam kay Tanjiro. Nagulat talaga si Tanjiro dahil nagsimulang magsalita si Kanao. Ipinaliwanag ni Kanao na sinabihan siya ng barya na magsalita, na ipinapaliwanag kung paano ito nakakatulong sa kanya kapag hindi siya makapagpas siya. Ibinunyag niya na ang paglaki sa isang mahirap at mapang-abusong pamilya ay nagpamanhid sa kanyang damdamin. Kahit na ibinenta sa isang human trafficker, hindi siya umiyak. Isang araw, sinagip ni Shinobu at ng kanyang kapatid na babae si Kanao at nakilala ang kanyang kawalan ng independenteng pag-iisip, binibigyan siya ng barya bilang kasangkapan upang gumawa ng mga pagpipilian kapag naramdaman niyang hindi niya magawa. Tinanong ni Tanjiro kung bakit hindi makapagdesisyon si Kanao para sa kanyang sarili. Walang sinabi si Kanao na mahalaga sa kanya, na nagpapahirap sa paggawa ng desisyon. Naniniwala si Tanjiro na kailangang may mahalagang bagay sa kanya at hinihingi ang barya. Hinagis niya ang barya at nagpasya na kung ito ay mapunta sa head, dapat simula ni Kanao ang pakikinig sa kanyang puso. Sa huli, ang barya ay talagang lumapag sa head. Si Kanao, na naantig sa kabaitan ni Tanjiro, ay hinawakan ang kanyang barya malapit sa kanya. Pakiramdam niya ay may kung anong kumikilos sa kanyang puso. Siguro maaari na siyang magsimulang gumawa ng sarili niyang mga desisyon mula ngayon. Ang tatlo ay pumasa sa isang pagsubok sa pamamagitan ng pagpapasabog ng malalaking gourds. Ito ay nagpapakita na sila ay pinagkadalubhasaan ang kasanayan ng total concentration, ang constant. Pumunta sila sa tren ng Mugen upang patuloy na manghunting ng mga demonyo. Nasa tren din ang Flame Hashira. Si Enmo, ang demonyo na binigyan ng mas maraming dugo ni Muzan, ay nakatago sa ibabaw ng tren. Nagpapatuloy ang kwento ilang araw bago ito kay Rengoku, isang demon slayer, na kumakain sa isang maliit na restaurant. Binanggit ng may-ari ang mahigit 40 katao na nawala kamakailan mula sa Mugen Train. Iniisip ni Rengoku na maaaring may demonyo sa tren, kaya pumunta siya sa istasyon ng tren upang mag-imbestiga. Ngunit ang matandang lola at maliit na batang babae na nagbibenta ng mga kahon ng tanghalian doon ay walang alam tungkol dito. Para matulungan sila, binili ni Rengoku ang lahat ng kanilang lunchbox bago umalis. Nabalitaan ni Rengoku na ang Mugen Train ay nasa isang bakura ng pag-aayos ng tren, kaya nagpasya siyang pumunta at tingnan. Bigla siyang nakarinig ng mga hiyawan mula sa bakuran. Nagmamadali siyang lumapit at nakakita ng isang demonyong may mga tato na may hawak na isang batang lalaki.
Ang matatalas na kuko ng demonyo ay naka-embed sa katawan ng bata, at nagsimulang dumugo ang bata. Biglang nagbago ang kulay ng mga tato sa demonyo, kumikinang ng maliwanag na asul. Ang demonyo ay kumaripa sa paligid ni Rengoku sa sobrang bilis na ito ay naging malabo, na may mga bahid lamang ng asul na liwanag ang nakikita. Ang bilis na ito ay ang resulta ng Blood Demon Art ng demonyo, na nagbibigay daan sa kanya upang masakop ang malalaking distansya sa isang iglap. Panunuya, binyantaan ng demonyo si Rengoku na huwag umatake, o masasaktan ang bata. Habang mas malalim na hinuhukay ng demonyo ang mga kuko nito sa bata, mabilis na tumugon si Rengoku, hiniwa ang mga braso ng demonyo. Ang demonyo ay sumigaw sa gulat at nakatakas ng malabo. Mabilis na ginagamot ni Rengoku ang mga sugat ng batang lalaki, ibinibigay siya sa koponan ng suporta ng Demon Slayer Corps, at sinimulan ang kanyang pagtugis sa demonyo. Nag-transform siya sa isang ipo-ipo ng apoy, itinutulak ang kanyang sarili kilometro ang layo. Pumasok na ang demonyo sa istasyon ng tren at pinuntirya ang batang babae na nagbibenta ng mga lunchbox. Nanlamig sa takot, hindi alam ng bata kung ano ang gagawin hanggang sa ang isang lunchbox ay humampas patungo sa ulo ng demonyo. Inihagis ng lola ng babae ang lunchbox bilang pang-abala, na hinihimok ang babae na tumakas. Tumalo ng babae sa platform para humingi ng tulong ngunit naabutan siya ng demonyo at itinulak siya sa lupa. Nang malapit ng maubusan ng hininga ang bata, isang ipo-ipo ng apoy ang sumugod sa kanila. Mabilis na nag-teleport palayo ang demonyo, ngunit hindi nagawa ng naputol ni Rengoku ang bukong-bukong nito, pinipigilan itong makatakas. Iniligtas niya ang babae at, sa kanyang flame-breathing first form, ang unknown fire, pinugutan ng ulo ang demonyo. Pinapanood ng lola ang eksenang ito na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Lumalabas na 20 taon na ang nakalilipas, iniligtas siya ng ama ni Rengoku sa katulad na paraan. Nakikilala niya ang mga galaw ni Rengoku, na katulad ng sa kanyang ama. Matapos kakalmeyan ang 2 biktima, nalaman ni Rengoku na aalis ang Mugen Train bukas ng gabi at may mga miyembro ng Demon Slayer Corps na sakay. Si Rengoku ay isang Hashira, ang pinakamataas na ranggo sa Demon Slayer Corps, at kilala bilang Flame Hashira dahil sa kanyang kadalubhasaan sa flame breathing. Si Tanjiro at ang kanyang mga kaibigan ay tumaas din ng ilang ranggo dahil sa kanilang mga nakaraang karanasan. Nang sumunod na gabi, matagumpay na nagkita ang apat sa Mugen Train. Binabalaan ni Rengoku ang lahat na maaaring may mga demonyo sa tren, kaya kailangang maging alerto silang lahat. Takot na takot si Zenitsu kaya tumindig ang balahibo niya. Bakit may mga demonyo sa lahat ng dako? Biglang kumikislap ang mga ilaw at naramdaman ni Rengoku ang pagdating ng demonyo, at naamoy ni Tanjiro ang mabahong amoy. Habang nakahanda ang kanyang espada, pumuwesto si Rengoku sa harap ng lahat, pinoprotektahan sila. Ang mga ilaw ay namatay at sa susunod na sandali, isang malaking demonyo na may hati na mukha na natatakpan ng mga sungay ang lumitaw sa harap nila. Habang tumatagos ang demonyo, ginagamit ni Rengoku ang kanyang flame-breathing first form, ang unknown fire, at sa pagniningas ng blade, madaling pinugutan ng ulo ang demonyo. Ang lahat ay namangha kung paano pinabagsak ni Rengoku ang demonyo sa isang galaw lamang. Pagkatapos ay sumugod siya sa harapan ng tren, kung saan naghahanda ang isa pang demonyo na may sobrang haba ng mga braso at apat na nakakatakot na mata sa mukha nito upang magpista sa isang pasahero. Si Zenitsu ay nagtatago sa likod ng isang upuan, natatakot sa dami ng mga demonyo sa tren. Sinusugod ni Inosaki ang demonyo ngunit natapon ito ng mahabang braso na pinalabas ng demonyo. Nahuli ni Rengoku si Inosaki at dinala siya sa kaligtasan. Pagkatapos ay iniligtas niya ang pasahero, hinihimok siyang pumunta sa likod ng tren. Galit na galit, sinugod ng demonyo si Rengoku, umaatake gamit ang matatalas nitong kuko. Ginagamit ni Rengoku ang kanyang flame-breathing second form, ang Rising Scorching Sun. Iniswing niya ang kanyang talim mula sa ibaba, umiikot sa isang nagliliyab na gulong ng apoy, at pinugutan ang demonyo. Si Tanjiro at ang kanyang mga kaibigan ay labis na humanga sa kakayahan ni Rengoku na bawat isa ay humiling sa kanya na kunin sila bilang kanyang mga apprentice, at kahit nasimulan ang pagtawag sa kanya ng kuya. At handang kunin silang lahat ng mabait na kuya. Biglang, dumampi sa kanila ang isang alon ng antok at agad silang nakatulog. Nakatayo sa bubong ng tren si Enmo, isang demonyong kaanib ng 12 Kizuki, na humahawak sa posisyon ng lower rank 1. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang Blood Demon Art. Ang kapangyarihang ito ay nagbibigay daan sa kanya upang mabitag ang mga tao sa kanilang mga panaginip at ipakita sa kanila kung ano ang pinaka gusto nila. Sa sandaling ito, lahat ay nangangarap tungkol sa mga bagay na kanilang inaasam.
si Zenitsu ay naglalaro sa kabundukan, Cargo Shinazuko sa kanyang likod. Sa panaginip ni Inosaki, lahat ay sumusunod sa kanyang mga utos tulad ng mga tapat na tagasunod, habang pinangungunahan niya sila sa isang pakikipagsapalaran sa pagpasok ng isang kuweba. Sa panaginip ni Rengoku, nakita niya ang kanyang ama at tuwang-tuwang sinabi sa kanya ang tungkol sa pagiging Hashira, ngunit nakatanggap lamang ng malamig na tugon. Ang kanyang ama ay hindi palaging ganito, siya ay minsang madamdaming dating flame Hashira. Gayunpaman, ang pagkamatay ng kanyang ina ay nagbabago sa kanyang ama. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Rengoku, na hinihikayat ang kanyang nakababatang kapatid na si Senjuro na hanapin ang kanyang sariling landas sa buhay. Ang panaginip ni Tanjiro ay muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya. Sumunod, apat na bata ang lumitaw sa tren. Gusto nilang ipadala sila ni Enmu sa masayang panaginip kaya kusa silang naging katulong para kay Enmu. Inutusan ni Enmu ang bawat isa sa kanila na i-connect ang kanilang pulso sa isang Demon Slayer gamit ang isang espesyal na lubid na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa panaginip ng Slayer at gawin ang kanilang mga nakatalagang gawain. Sa mga panaginip na nilikha ni Enmu, ang nananaginip ay nasa isang pabilog na espasyo ng panaginip, at sa labas ng bilog ay ang subconscious ng nananaginip na nagtataglay ng spiritual core ng nananaginip. Kung ang core ay nawasak, ang nananaginip ay nagiging isang walang buhay na shell. Itinalaga ni Enmu ang bawat isa sa apat na bata na sirain ang spiritual core ng bawat nananaginip. Hindi ito ginagawa ni Enmu mismo dahil baka magising ang demon aura ng mga slayer. Hindi nagtagal, nahanap ng batang babae sa panaginip ni Rengoku ang hangganan ng panaginip at pinutol ito, na inihayag ang subconscious na kaharian ni Rengoku na puno ng umaatungal na apoy. Sa kailaliman, isang lumulutang na bola ng apoy ang spiritual core ni Rengoku. Mabilis na tumakbo ang batang babae patungo dito, naghahanda upang sirain ito. Siguro dahil sa survival instincts, nagre-react ang natutulog na Rengoku sa totoong mundo at automatikong humawak sa lalamunan ng babae, pinatigil siya sa pwesto. Dahil dito, hindi rin siya makagalaw sa panaginip nito. Samantala, umiigib ng tubig si Tanjiro sa kanyang panaginip nang biglang lumitaw ang kanyang refleksyon sa tubig. Bago niya malaman ito, hinila siya ng refleksyon sa ilalim ng tubig, hinihila ang kanyang damit at sumisigaw, "Gumising ka, panaginip ito, hindi katotohanan." Ngunit sa susunod na sandali, inihatid siya pauwi, pinapanood ang kanyang mga nakababatang kapatid na nagtatalo. Naguluhan siya, panaginip ba talaga ito? Bumalik sa totoong mundo, gumapang si Nezuko sa labas ng kahon, malaki ang mata at puno ng mga tanong. Nang makita ang kanyang kapatid na nakulong sa isang panaginip, sinubukan niyang gisingin ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa frustration, tinamaan niya ng ulo ang noo ni Tanjiro, hindi lang ito umubra, pero nauwi siya sa pagdurugo. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Kaya, ginagamit niya ang kanyang Blood Demon Art, ang Combustible Blood. Ang dugo ni Nezuko ay nagiging kulay rosas na apoy at pumasok sa panaginip ni Tanjiro. Nakilala ang amoy ng dugo ni Nezuko, lumitaw ang Demon Slayer uniform ni Tanjiro at ang kanyang Nichirin Sword. Sa wakas ay napagtanto ni Tanjiro na siya ay nakulong sa isang panaginip na ginawa ng isang demonyo. Binuksan niya ang pinto at tumakbo paalis para maghanap ng paraan para masira ang panaginip. Biglang may tumawag sa kanya ng kuya, isang boses na napakapamilyar. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata nang lumingon siya upang makita muli ang kanyang kapatid na si Nezuko, na tao muli. Ang kanyang ina at iba pang mga kapatid ay sumugod, nagtatanong kung saan siya pupunta. Sa mga mukha na kanyang namimiss araw at gabi at magiliw na tawag ng kanyang pamilya, nais niyang manatili sa panaginip na ito magpakailanman, ngunit alam niyang may mga kaibigan siya sa totoong mundo, at hindi na niya maibabalik ang dati. Kaya, tumakbo siya, pinipigilan ang mga luha. Sa puntong ito, ang isang batang lalaki na pumasok sa panaginip ni Tanjiro ay tumago sa hangganan ng panaginip at pumasok sa subconscious na kaharian ni Tanjiro. Payapa, mainit, at tahimik ang paligid. Ang mga representasyon ng kaluluwa ni Tanjiro ay gumagabay sa kanya sa kanyang espiritual na kaibuturan. Ang bata ay naantig sa pananabik ni Tanjiro para sa kanyang pamilya, at siya ay lumuhod, hindi nagawang sirain ang kaibuturan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinusubukan pa rin ni Tanjiro na malaman kung paano sisirain ang panaginip. Biglang sumiklab ang isang blizzard, at lumitaw ang kanyang ama, na sinasabi sa kanya na ang kailangan niyang putulin ay nasa harap niya mismo. Bago siya makapag-react, nawala ang kanyang ama kasama ng blizzard. Mukhang naiintindihan naman ni Tanjiro. Inilagay niya ang talim sa kanyang leeg, at sa isang malakas na pagtulak, nagising si Tanjiro sa totoong mundo.
Ang paraan para masira ang panaginip ay ang patayin ng sarili niya sa panaginip. Sa kabilang banda, nahuli ni Inosaki ang alipin ni Enmo na nakalusot sa kanyang panaginip at hinahabol siya. Si Zenitsu ay nakahanap din ng isang nanghihimasok sa kanyang panaginip at hinarap siya, na sinasabing ang kanyang mundo ay pag-aari lamang ni Nezuko. Ginagamit niya ang Thunder Breathing Technique para itaboy ang bata. Natuklasan ni Tanjiro na ang lubad sa kanyang kamay ay pinutol ng Blood Demon Art ni Nezuko. Pagkatapos ay napansin niya ang tatlo pang bata na konektado sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng mga lubad. Hiniling ni Tanjiro kay Nezuko na sunugin ang natitirang mga lubad. Nagising ang mga bata at inatake si Tanjiro, sinisisi siya sa kanilang nabigong misyon. Hindi na sila hahayaan ni Enmo na mangarap ng magagandang panaginip. Pinawala ng malay ni Tanjiro ang tatlong bata. Ang batang pumasok sa panaginip ni Tanjiro ay may luha sa kanyang mga mata. Siya ay may malubhang sakit at patuloy na nasasaktan. Kung sisirain niya ang espiritual na kaibuturan ni Tanjiro, papayagan siya ni Enmo na mangarap ng masasayang panaginip. Ngunit ang dalisay at mabait na mundo sa loob ni Tanjiro ang nagpakilos sa bata, na naging dahilan upang mag-atubili siyang itayo ang kanyang kaligayahan sa sakit ng ibang tao. Nang marinig ito, galit na galit si Tanjiro. Ang demonyong ito ay kasuklam-suklam, sinasamantala ang mga kahinaan ng tao at nagiging sanhi ng mga tao na magkasakitan. Pumunta siya sa tuktok ng tren at hinanap si Enmo. Agad na ginamit ni Enmo ang kanyang Blood Demon Art laban kay Tanjiro, sinusubukan na muli siyang mabitag sa panaginip. Gayunpaman, sa tuwing siya ay natutulog, si Tanjiro ay mabilis na nagigising sa bawat oras pagkatapos nakitilin ang kanyang buhay sa kanyang pagkakatulog. Nagulat si Enmo nang makita kung gaano determinado si Tanjiro. Di nagtagal, nahuli niya si Tanjiro sa isang nakakatakot na bangungot kung saan kinukot siya ng kanyang pamilya, nagtatanong kung bakit hindi niya nailigtas ang mga ito at kinukot siya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Buti na lang at hindi nahuhulog si Tanjiro sa trick na ito, alam niyang hinding-hindi magsasabi ng ganoong kalupit na bagay ang kanyang pamilya. Matapang siyang umungol, walang paraan na sasabihin iyon ng aking pamilya. Pagkatapos ay gumamit siya ng water breathing 10th form, ang constant flux, at matagumpay na pinutol ang ulo ni Enmo. Ngunit ang nakakagulat, si Enmo ay hindi namamatay. Sa halip, isang nakakatakot na katawan ang umusbong mula sa kanyang ulo. Natigilan si Tanjiro habang tumatawa si Enmo, na inihayag na naging isa siya sa tren habang sila ay natutulog. Ang dati niyang katawan ay isang huwad na saplot lamang. Ang tren ay si Enmo na ngayon, at si Enmo ang tren. Ang 200 pasaherong sakay ng tren ay potensyal na pagkain para kay Enmo. Ang katawan ni Enmo ay sumanig sa sasakyan ng tren, naghahanda upang magpista sa mga natutulog na tao. Nang makita ito, isang natakot na Tanjiro ay humingi ng tulong. Biglang, isang tao ang pumasok sa tuktok ng tren at lumipad sa kalangitan. Ito ay si Inosaki, nakakagising lang mula sa kanyang panaginip. Magkasama, sinimulan nilang protektahan ang natutulog na mga pasahero, baliw na pinutol ang mga tentacles ni Enmo. Pero malakas ang regenerative ability ni Enmo. Si Nezuko ay nakuha ng mga tentacles ni Enmo na nahulog sa panganib. Sa tamang oras, ang kanyang pinakamalaking tagahanga na si Zenitsu ay gumagamit ng Thunder Breathing First Form, ang Thunderclap and Flash, pinuputol ang mga tentacles ni Enmo, na iniligtas si Nezuko. Dahil sa kahihiyang natutulog siya, kumilos si Rengoku, na sinunog ang tren gamit ang mga bahagi ng katawan ni Enmo. Mayroong 8 tren, at sinabi niya kay Tanjiro na paprotektahan niya ang mga pasahero sa 5 sa kanila. Paprotektahan ni Zenitsu at Nezuko ang natitirang 3, habang sina Tanjiro at Inosaki ang may tungkuling hanapin at putulin ang leeg ng demonyo. Gamit ang Beast Breathing 7th Form, ang Spatial Awareness, natukoy ni Inosaki na ang leeg ng demonyo ay malamang na nasa compartment ng driver. Ngunit pagdating niya doon, nakulong siya ng hindi mabilang na mga kamay mula kay Enmo, na hindi makatakas. Sa kabutihang palad, dumating si Tanjiro sa tamang oras, pinutol ang mga brasong ito. Kinabayan ng kanyang matalas na pang-amoy, kinumpirma ni Tanjiro na nasa ilalim ng lupa ang lokasyon ng leeg. Kinagamit ni Inosaki ang kanyang Beast Breathing Technique para buksan ang sahig, na inihayag ang buto ng leeg ni Enmo. Nang malapit ng putulin ni Tanjiro ang buto ng leeg gamit ang kanyang espada, ang nabubulok na laman ni Enmo ay nakakagulat na humarang sa pag-atake. Biglang, hindi mabilang na mga tentacles ang lumabas mula sa lupa. Si Tanjiro, mabilis na kinuha ang driver ng tren, ay sumugod sa tuktok ng tren. Ang bulok na laman ay nagmorph sa isang hugis mangkok at pinoprotektahan ang leeg ng demonyo.
Plano ni na Tanjiro at Inosuke na magtulungan, ang isa ay tinadtad ang laman habang ang isa ay naglalayong sa leeg ng demonyo. Biglang, hindi mabilang na mga mata ang lumabas mula sa laman. Ang sino mang tumitingin sa mga mata na ito ay nakulong sa isang panaginip. Kailangang laslasin ng paulit-ulit ni Tanjiro ang kanyang leeg para bumalik sa realidad. Tumalon siya pabalik sa cabin ng driver. Bawat mata ng demonyo sa kwarto ay nakatutok sa kanya. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa sahig, hinila siya pabalik sa mundo ng panaginip. Ang pag-ikot na ito ay paulit-ulit, sa bawat oras na nagigising sa titig ng mga mata ng demonyo at pagkatapos ay bumulusok pabalik sa mundo ng panaginip. Nalilito siya sa pagitan ng realidad at ng panaginip, at halos iswing niya ang kanyang espada sa totoong mundo. Sa napakahalagang sandali, hinawakan ni Inosuke ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya na sila ay nasa totoong mundo. Si Inosuke ay nagsusuot ng maskara ng baboy ramo kaya hindi siya mahipnotize ng mga mata ng demonyo. Pinutol ni Inosuke ang lahat ng mata ng demonyo. Biglang, nagmamadaling bumaba ang chopper ng tren, sinusubukang atakihin si Inosuke gamit ang isang blade. Sumugod si Tanjiro at kinuha ang nakamamatay na atake para sa kanya, na dumudugo ng husto mula sa kanyang tiyan. Lumalabas na ang driver ay kusang loob na maging alipores ni Enmo, na naakit ng pangako ng magagandang panaginip. Alam ni Tanjiro na pansamantalang nalilito ang driver sa kanyang kagustuhan. Pinatulog niya ang driver at kinaladkad ito sa isang ligtas na lugar. Ang bulok na laman ay nagsimulang bumukol at nagmorph, nagiging ilang metro ang taas at natrap ang dalawa. Hindi mabilang na mga kamay ng demonyo ang umaatake sa kanila, na pinipilit silang umatras sa tuktok ng tren. Habang patuloy na lumalawak ang laman, itinatapon sila nito sa hangin. Iniswing ang kanilang mga espada, pinutol nila ang mga kamay ng demonyo, pababa patungo sa leeg ni Enmo. Gayunpaman, lumilitaw ang maraming demonyong mga mata, na nagbabanta ng nakamamatay kung makatulog si Tanjiro. Sa kabutihang palad, si Inosuke, na nananatiling hindi naapektuhan, ay mabilis na dinispatch ang mga mata na ito, na humahantong pababa kasama si Tanjiro. Gamit ang kanyang Beast Breathing Fourth Fang, ang Slice and Dice Technique, inukit ni Inosuke ang laman ng demonyo, inilantad ang buto ng leeg nito. Si Tanjiro, na nakataas ang kanyang espada, ay bumagsak pababa at pinakawalan ang kanyang espesyal na galaw, ang Hinokami Kagura. Ang kanyang talim ay nagiging apoy, na naglabas ng parang gulong na slash na matagumpay na naputol ang leeg ng demonyo. Humiwalay ang ulo ni Enmo sa kanyang katawan, at ang bulok na laman na tumatakip sa tren ay mabilis na naging abo. Nadiskerol ang tren, at si Tanjiro ay bumagsak, ilang beses na gumulong bago huminto. Si Inosuke ay nagmamadaling tulungan siya. Ang kanyang pinsala mula sa saksak na kinuha niya para kay Inosuke ay malubha, at ang pagod sa paggamit ng Hinokami Kagura ay nagpapahirap sa kanya kahit na tumayo. Sa kabila nito, nag-aalala pa rin siya sa driver na sumaksak sa kanya, na hinihimok si Inosuke na iligtas siya. Sa kahilingan ni Tanjiro, umalis si Inosuke upang iligtas ang chopper ng tren. Si Enmo ay ganap na naging abo, na nag-iiwan ng isang mata na may markang lower rank 1. Lumapit si Rengoku, pinayuhan si Tanjiro na tumuon sa kanyang paghinga para matigil ang pagdurugo. Kasunod ng kanyang payo, nagawa ni Tanjiro na pigilan ang dugo, pinalalim ang kanyang paghanga kay Rengoku. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang isang demonyong presensya. Isang demonyong natatakpan ng tato ang lumuhod sa harapan nila. Namutla ang mukha ni Tanjiro sa gulat, ang mga mata ng demonyo ay nagtataglay ng marka sa ikatlong ranggo. Siya ay si Akaza mula sa 12 Kizuki, na humahawak sa ikatlong pinakamataas na posisyon. Siya ay ipinadala ni Muzan. Sa isang iglap, lumitaw si Akaza sa harap ni Tanjiro, itinaas ang kanyang kamao upang atakihin siya. Pero mabilis ang Kuya Rengoku natin. Inilabas niya ang kanyang espada at ginamit ang Flame Breathing Second Form, ang Rising Scorching Sun. Tumilikha ito ng mainit na arko ng apoy na humahati sa braso ni Akaza sa kalahati. Pero halos gumaling agad ang braso niya. Sa pamamagitan ng kanyang mga espesyal na mata ng demonyo, nakikita ni Akaza na napakalakas ng fighting spirit ni Rengoku. Naisip niya na si Rengoku ay sigurado na isang Hashira. Kaya inalok niya si Rengoku ng deal, ang maging isang demonyo, na nangangako na makakalaban siya magpakailanman dahil ang mga demonyo ay hindi namamatay tulad ng mga tao. Ngunit tumanggi si Rengoku. Sinabi niya na ang katotohanan na tayo ay nabubuhay at pagkatapos tayo ay mamamatay, ay ang nagpapahalaga sa buhay. Hinding-hindi siya sasali sa mga demonyo, anuman ang mangyari. Malinaw na hindi sila maaaring sumang-ayon, at isang malaking labanan ang magsisimula.
Gumagamit si Akaza ng Blood Demon Art Destructive Death, ang Compass Needle. Nagpakita si Akaza ng isang light blue na snowflake na hugis compass sa ilalim niya. Ang teknik na ito ay hindi lamang nagpapakita kay Akaza kung gaano kalakas ang kanyang kalaban, ngunit nagbibigay din sa kanya ng malaking tulong sa lakas at bilis. Biglang sumugod si Akaza at nagsimulang makipaglaban kay Rengoku. Ang labanan ay napakabilis at mabangis na si Tanjiro, na nasaktan, ay hindi man lang makita ang nangyayari. Ang tanging nakikita niya ay dalawang bahid ng liwanag na naglalaban sa ulap ng alikabok. Maraming suntok ang ibinato ni Akaza, ngunit hinaranggan silang lahat ni Rengoku gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, pinutol niya ang braso ni Akaza gamit ang isang malakas na slash. Sa kabila ng laban, sinusubukan pa rin ni Akaza na kumbansihin si Rengoku na maging isang demonyo. Si Rengoku ay nananatiling hindi natinag. Sa galit, muling sumuntok si Akaza, ngunit pinutol muli ni Rengoku ang kanyang braso. Pero mabilis na tumubo ang braso niya. Pagkatapos ay sumuntok ng malakas si Akaza, ngunit napigilan ito ni Rengoku gamit ang kanyang espada. Ang lakas ng suntok ay nag-vibrate sa buong espada niya. Biglang sumuntok si Akaza gamit ang kanyang kaliwang kamao, na tumama kay Rengoku. Ngunit si Rengoku, kahit na siya ay nasa labis na sakit, ay inindayog ang kanyang espada at itinulak pabalik si Akaza. Tumutang si Akaza sa himpapawid at ginagamit ang kanyang Blood Demon Art Destructive Death, ang Air Type. Sinuntok niya ang hangin ng napakalakas kaya nagpapadala ito ng malakas na shockwave na diretsyong lumilipad patungo kay Rengoku. Nanginginig ang buong katawan ni Rengoku dahil sa tama. Samantala, si Akaza ay nagiging mabangis, naghahagis ng mga suntok sa hangin na may manic intensity. Nang walang pag-aaksaya ng oras, gumanti si Rengoku gamit ang kanyang fourth form, ang Blumang Flame Undulation. Iniswing niya ang kanyang taling sa isang pabilog na paggalaw, na lumilikha ng isang pag-ikot ng nagninangas na apoy sa paligid niya, na pinoprotektahan siya tulad ng isang shield. Ang mga pag-atake ni Akaza ay hindi makalusot, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang bumaba muli sa lupa. Alam ni Rengoku na ang tanging paraan para talunin si Akaza ay ang lumapit at putulin ang kanyang ulo. Kahit na talagang delikado, ito lang ang paraan para manalo. Inayos niya ang kanyang sarili, inilapit ang distansya, at mabilis na inihampas ang kanyang espada kay Akaza. Ngunit perpektong umiwas si Akaza. Nakulong sila sa isang maapoy na sagupaan muli, at nahiwa si Akaza at tumalsik ang dugo ng demonyo sa lahat ng dako. Ngunit kahit na siya ay nasasaktan, patuloy niyang sinusubukang kumbansihin si Rengoku na maging isang demonyo. Sinabi niya kay Rengoku na ang mga tao ay tumatanda at nanghihina at pagkatapos ay mamamatay, at ang kanyang kamanghamanghang mga kasanayan sa espada ay mawawala. Samantala, sumugod si Inosaki, gustong tulungan si Rengoku, ngunit sinigawan sila ni Rengoku. Sinabi niya sa kanila na masyado silang nasugatan at kung lalaban sila muli, maaari silang mamatay. Walang choice sina Inosaki at Tanjiro kundi manood ng walang magawa. Sinadyang umatras si Akaza para habulin siya ni Rengoku at pagurin ang sarili. Sinusugod ni Rengoku si Akaza, pinalipad siya sa kagubatan gamit ang isang atake ng espada. Hinabol siya ni Rengoku sa kagubatan. Biglang nag-teleport si Akaza sa harap mismo ni Rengoku. Pinutol ni Rengoku ang kanyang braso, ngunit mabilis na naka-counter si Akaza sa pamamagitan ng pagsipa kay Rengoku. Talagang nag-aalala si Tanjiro at Inosaki para kay Rengoku ngayon. Nakayuko si Rengoku sa lupa, humihingal. Hinahabol ang kanyang hininga at nanginginig ang kanyang katawan. Lumapit si Akaza sa kanya at pinuri si Rengoku, na sinasabi na kung siya ay magiging isang demonyo, maaari silang maglaban at umunlad ng magkasama. Sa sandaling matapos magsalita si Akaza, nagpatubo siya ng bagong braso. Tinanggihan muli ni Rengoku si Akaza, matatag na inuulit na hindi siya kailanman magiging isang demonyo. Bumangon siya at sumusugod kay Akaza, gamit ang kanyang third form, ang Blazing Universe. Itinaas niya ang kanyang espada sa isang malaking arco. Kahit na mahiwa si Akaza, wala pang isang segundo, gumaling ang kanyang mga sugat. Ginamit muli ni Akaza ang kanyang Blood Demon Art Destructive Death, ang Air Type, at dumiretso ang suntok kay Rengoku. Napaatras si Rengoku, ngunit hindi niya hinayaang pigilan siya ng sakit. Sa isang kisap mata, binalikan niya si Akaza. Si Tanjiro at Inosaki ay maaari lamang manood ng walang magawa mula sa gilid. Naiintindihan nila na ang dalawang mandirigma ay talagang malakas at kung susubukan nilang tumulong, haarangin lang nila si Rengoku. Kaya nanunood na lang sila. Napakalakas ng suntok ni Akaza na nabasag nito ang lupa, pagkatapos ay sinusugod niya si Rengoku.
Gumanti si Rengoku, tinaga ang braso ni Akaza gamit ang kanyang espada. Sumigaw si Akaza kay Rengoku, tinanong siya kung gusto niyang mamatay at bakit ayaw niyang maging demonyo. Ngunit si Rengoku ay determinado, tumangging sumuko sa mga demonyo. Muling sumuntok si Akaza, sinapo ang kilay ni Rengoku at sumirit ang dugo. Kinagamit ni Rengoku ang kanyang first form, ang Anoang Fire, pinutol ang mga braso ni Akaza. Pero hindi bale dahil super bilis maghilam ang mga sugat ni Akaza. Mas maraming suntok ang ibinato niya kay Rengoku, na mabilis na naubusan ng enerhiya at maaari lamang siyang humarang gamit ang kanyang espada. Nahuli si Rengoku na hindi nakabantay, binigay ni Akaza ang isang suntok sa tiyan ni Rengoku. Malubhang nasaktan si Rengoku, ngunit lumaban siya, gamit ang galaw na Rising Scorching Sun. Kahit na lumilikha ito ng isang pagsabog ng apoy, ganap itong iniiwasan ni Akaza. Si Akaza ay gumawa ng isa pang suntok at sinubukan itong harangan ni Rengoku gamit ang kanyang espada, ngunit siya ay pagod na pagod. Tinamaan ni Akaza ng suntok ang kaliwang mata ni Rengoku, na nagdulot sa kanya ng matinding pananakit. Sa kabila ng pagiging half-blind, hindi umaatres si Rengoku. Ibinibigay niya ang lahat gamit ang Flame Breathing Fifth Form, ang Flame Tiger, na mukhang tigre na gawa sa apoy na umaatake kay Akaza. Kasabay nito, ginagamit ni Akaza ang kanyang galaw na Destructive Death, ang Disorder, na naglalabas ng mapanirang alon ng enerhiya. Nagsasalpukan ang malalakas nilang galaw at parang pantay ang laban. Pagkatapos ng kanilang sagupaan, si Rengoku ay natatakpan ng mga sugat, nabulag ang isang mata, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod. Sa kaibahan, si Akaza ay halos hindi nasugatan. Talagang nag-aalala si Tanjiro kay Rengoku, masasabi niyang hindi maganda ang sitwasyon. Sinubukan muli ni Akaza na hikayatin si Rengoku na maging isang demonyo, na sinasabi sa kanya na ang mga tao ay mahina at walang kabuluhan ang lumaban hanggang sa kamatayan. Kung si Rengoku ay isang demonyo, ang kanyang mga sugat ay gagaling sa isang kisap mata. Ngunit ang espiritu ng pakikipaglaban ni Rengoku ay hindi maaaring maalis ni Akaza. Nagpasya siyang itataya ang kanyang buhay sa laban at itinulak ang kanyang kapangyarihan sa limitasyon. Tinitingnan ni Akaza ang kanyang mga mata ng demonyo at nakita ang palaban na espiritu ni Rengoku na nagninangas na parang apoy. Nagulat si Akaza dito. Kinuha ni Rengoku ang kanyang espada. Sa pamamagitan ng kanyang hininga, ginagawa niyang nagliliyab ang kanyang puso na parang nagngangalit na apoy. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay napupuno ng nagninangas na apoy, na ginagawa siyang mas malakas hanggat maaari. Laking gulat ni Akaza. Masyadong malakas ang pressure mula sa nagninangas na kapangyarihan ni Rengoku. Kinagamit ni Rengoku ang ninth form, ang Rengoku, ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng flame breathing. Napapaligiran siya ng apoy, agad na nag-transform sa isang molten fire dragon, at sumugod patungo kay Akaza sa bilis ng liwanag. Gumagamit si Akaza ng Destructive Death, ang Annihilation Type. Nagsasalpukan sila, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na yumanig sa lupa at nagpapadala ng alikabok na lumilipad sa kalangitan. Sa tinunaw na ilog ng mga apoy, inihampas ni Rengoku ang kanyang espada. Ang unang hampas ay tumama sa braso ni Akaza, ang pangalawa ay humiwa sa kanyang katawan. Ang kanyang talim ay nagliyab at tumagas sa katawan ni Akaza. Pagkatapos ay pinupuntirya ni Rengoku ang ulo ni Akaza. Ang kanyang hindi kapani-pani walang lakas ay nagdudulot ng umiikot na buhawi ng apoy. Si Tanjiro at Inosaki ay nakatitig lamang sa pagkamangha. Nang hamupa ang bagyo ng apoy, nagulat si Tanjiro nang makita si Rengoku na tinusok ng isa sa mga suntok ni Akaza. Malubhang nasunog din si Akaza, ngunit mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Hinimok niya si Rengoku na maging demonyo, kung hindi, mamamatay siya. Bakit gusto niyang manatiling tao? Tulala si Rengoku. Naalala niya noong bata pa siya sa bahay. Minsang sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang isang taong may pambihirang mga talento ay dapat gamitin ang kanilang kapangyarihan upang tumulong sa mga mahihina at nangangailangan. Tungkulin ang mga ipinanganak na malakas na protektahan ang mga hindi. Desidido si Rengoku na tuparin ang inaasahan ng kanyang ina. Sa kanyang huling bit ng lakas, hinampas niya ang leeg ni Akaza gamit ang kanyang espada. Ngunit wala siyang sapat na lakas para pugutan siya ng ulo. Sa sandaling iyon, naglunsad si Akaza ng isang mabangis na pag-atake, na nagpuntirya sa kanang mata ni Rengoku. Sa maikling oras, humarang si Rengoku gamit ang kanyang kaliwang kamay, na kinokontrol si Akaza. Ang araw ay nagsimulang sumikat at si Akaza ay natakot. Gusto niyang makatakas, ngunit mahigpit siyang hawak ni Rengoku. Determinado si Rengoku na mamatay kasama niya.
Sa kritikal na sandaling ito, sumugod si Tanjiro. Dapat niyang putulin ang ulo ni Akaza bago isakripisyo ni Rengoku ang kanyang sarili. Maliwanag na ang langit at lalong nababalisa si Akaza. Ngunit hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Rengoku. Buong lakas, pinalalim ni Rengoku ang kanyang espada kay Akaza. Nagmamadali si Inosaki para tulungan sila. Tumalon siya sa hangin, mabilis na tumakbo patungo kay Akaza gamit ang kanyang espada na nakatutok sa ulo ng demonyo. Isang metro lang ang layo niya kay Akaza nang biglang putuli ni Akaza ang magkabilang braso niya. Gumamit siya ng isang bugso ng hangin para tangayin si Inosaki, at hindi pinansin ang talim na nakaipit sa kanyang leeg, sumisid siya pabalik sa lupa at tumakbo sa kagubatan. Hinabol siya ni Tanjiro, inihagis ang kanyang espada na tumpak na tumagas kay Akaza. Galit na galit si Akaza ngunit wala siyang choice kundi tumakas. Sigaw ni Tanjiro sa kanya, tinawag siyang duwag at hinahamon siyang tumigil sa pagtakbo. Si Akaza, nagalit na galit sa mga salita ni Tanjiro, ay gumawa ng mental note para makipagharap sa kanya balang araw. Sigaw ng puso ni Tanjiro. Sumigaw siya na si Rengoku ay mas mahusay kaysa kay Akaza. Hindi nagpatalo si Rengoku, lumaban siya hanggang sa huli at pinrotektahan ang lahat ng nasa tren. Si Rengoku, malubhang na sugatan, ay lumuhod sa lupa. Bago mamatay, tinawag niya si Tanjiro sa kanyang tabi. Alam niyang gustong malaman ni Tanjiro ang higit pa tungkol sa Hinokami Kagura. Sinabi sa kanya ni Rengoku na sa bahay ng kanyang pamilya, mayroong isang diary ng Flame Hashira na maaaring may impormasyon tungkol sa Hinokami Kagura. Hiniling din niya kay Tanjiro na bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at ama para sa kanya, hinihiling sa kanyang kapatid na sundin ang kanyang puso sa pagpili ng kanyang landas sa buhay, at para sa kanyang ama na pangalagaan ang kanyang kalusugan. Panghuli, kinikilala niya si Nezuko, na nagsasabi ng kanyang paniniwala na maaari itong maging miyembro ng Demon Slayer Corps. Gaya ng pananalig niya na si Tanjiro at ang kanyang mga kaibigan ang magiging haligi ng hinaharap. Sinabi niya kay Tanjiro, sige at mamuhay ng nakataas ang iyong ulo. Gaano ka man kasiraan ng loob sa sarili mong kahinaan o kawalang silbi, pagliyaban mo ang iyong puso. Nang malapit na siyang mamatay, nakita ni Rengoku ang kanyang ina na nakatingin sa kanya. May ngiti ito sa kanyang mukha at sinabi sa kanya kung gaano siya katapang na lumaban. Nakangiting bamantong hininga si Rengoku. Noon lang dumating si Zenitsu. Nakita niya si Kuya Rengoku na lumaban hanggang dulo, at agad na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Galit din talaga si Inosaki, kaya't ang kanyang baboy ramo na maskara ay napuno ng luha. Nalungkot silang tatlo. Ang Kasugai Crow ni Rengoku, umiiyak, ay nagpapadala ng balita ng kanyang pagkamatay sa lahat ng dako. Nang marinig ng pinuno ng Demon Slayer Corps, si Kagaya, ang tungkol sa kanyang pagkamatay, pinuri niya si Rengoku sa pagiging napakahusay. Ang Sound Hashira na tinatawag na Tengen, na nag-iimbestiga sa Entertainment District Arc, ay nakatanggap din ng balita tungkol sa pagkamatay ni Rengoku. Hindi niya maiwasang magulat na may demonyo sa labas na kahit isang Flame Hashira ay hindi kayang talunin. Ang pangalan ng anime na ito ay Demon Slayer, at sa susunod, ikukwento natin ang mga nangyayari sa Entertainment District Arc. Tandaan na mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo ito makaligtaan.